Okay na po. Gawin kitang host, ha? Ginawa kitang host, partner. Sige po. Sige, sir. Para pwede mong i-silent kung merong background na medyo maingay. Sige, sir. Opo. Ako na lang mag-lead ng prayer. Sige, sir. Sige po. Sige. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon, you may share the link, ipopost ko po dito sa ating chat. Link for tonight's. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Andito naman po tayo muli sa ating panibagong episode ng ating Centralized Online BOP. Ang ating speaker po ngayong gabing ito ay si Sir Arman Balaba, isa po sa ating mga O1 leaders. Veteran na rin po to sa network marketing at masisipag na leader at isa din po siya sa ating mga trainers na sa BOP. So let's welcome Sir Arman. Pero bago ko po siya tawagin, let's start this business opportunity presentation with a prayer. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we submit ourselves to you tonight asking for your guidance, wisdom, and support as we share the products and business opportunity of Fulgent Wellness Corporation. Help us engage in meaningful discussion and sharing and allow us to grow closer as a group of business partners, helping and supporting each other towards the realization of our common battle cry. Together we shine. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sir Arman, are you ready? Yes po, sir. Thank you po. Thank you very much. Good evening po sa lahat. Okay. I-share ko lang po yung screen, no? Maraming salamat po doon sa mga guests namin ngayong gabi. Doon sa mga leaders din po na nandito na gabi-gabi, nag-i-invite na po. Maraming salamat po. At alam natin na itong ginagawa natin na to simula lang po ito ng magandang ng ating magandang pagsasamahan. Ang name ko po is Arman Balaba. Nag-start po ako sa negosyo na to 1993 pa po. So at least may idea kayo kung gaano na po ako katanda. Ano po? Bata pa lang po ako. Senior na rin po ako ngayon. Kaya I hope yung mga nandito ngayon na mga kasama namin, kasi meron akong isang downline po na umaten sa opisina nung isang araw, umaten ng seminar. Nakakalungkot man kasi namatay na po siya. Kami member lang kasi, siguro hindi pa siya nakaka-try ng product. Kaya nga, it's about time na tayo ngayon na nandito, ano po,
it's about time na mag-focus na tayo kung paano natin ano mapapabuti yung ating ano, yung ating kalusugan, kasi hindi na po tayo tumatanda. Kaya nga po isa sa reason ba't ako nag-join din dito, kasi nakita ko kung gaano kaganda yung produkto natin at alam ko matutulungan niya rin ako. At hindi lang no, yung nanay ko po may edad na din at marami na rin akong mga kabats. Sa totoo lang po, lahat halos 90% ng mga kasabay ko sa industry na to, network marketing, ay nakakalungkot man sabihin, wala na sila lahat sa mundo. Kaya dapat po bawat isa sa atin ngayon matuto na no, sa mga pangyayari o mga leksyon sa mga nangyari sa buhay natin, i-priority natin ngayong kalusugan natin. Ang maganda po ito sa business na to, habang nagiging healthy tayo ano po, at the same time kumikita din tayo. Yun po yung ano eh, yun yung maganda sa negosyo ng network marketing. Alam niyo ba ako po, sa edad ko ngayon 64 na ako, never ako nagkasakit, never akong may high blood ako of course, kasi siyempre yung paraan kasi ng pagkain, lifestyle, mahilig ako sa maalat, mahilig ako sa lechon. Pero yung sabihin niyo na yung ako yung sinisipon, inuubo, o natatrangkaso, hindi ko matandaan na nagkaroon ako niyan. Kasi po, yung buong buhay ko, karamihan ng product na nai-take ko is food supplement. Lalo pa ngayon na dagdagan. Ano po? Ako nga dati, hindi niyo ako makakapag-zoom dito ng matagal. Kasi nung mga nagsimula ako dito, tumataas ang BP ko eh. Kaya nag-record na lang ako. Nag-record ako ng video presentation ng Zoom. Piniplay ko na lang yun every time ako nag-zoom. Kasi nung nag-start kami nito, Monday to Sunday, may Zoom meeting akong ginagawa eh. Eh, siyempre, alam nyo nung pag magsalita ako, medyo hindi yung tipong relax lang. Kaya tumataas talaga ang blood pressure ko. Pero ngayon, proud to say, kahit magsisigaw ako sa harapan ninyo, kahit tuloy-tuloy ang seminar natin, ano po, hindi na tumataas ang aking blood pressure. Yun po because of our product, yung M3 Factor. Kaya po yung guest namin ngayong gabi, lalo din mga leaders na nandito ngayon, pag-aralan natin itong negosyo na to, kasi itong negosyo na to, maraming buhay na nabago eh. Sa akin lang po, hindi ko alam kung nasaan ako pupulutin kundi ako nag-join ng ganitong business. Network marketing, according to Success Magazine, ito may pinakamaraming pinayaman na tao sa buong mundo. At yan po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Bakit po natin kailangan sa panahon ngayon itong ganitong business? Kasi po, makinig po tayo, yung attention nyo, gusto ko lang makuha. Sa panahon ngayon, pwedeng ito yung hinahanap natin, ano po? Kasi hindi tayo ready. Isa sa question dito, bakit tayo nandito ngayong gabi? Nandito po tayo ng gabi para pag-usapan po natin paano natin counters life harsh realities. Paano natin po lalabanan yung mga life uncertainties na nangyayari sa panahon natin ngayon? Grabe, alam nyo, ngayon lang tumaas yung gasolina ng 87 na yung at ngayon ng per liter ng gasolina. Dati pag nagpupunta ako ng Tarlac, ang gasolina ko wala pang ano eh, wala pang 800. Ngayon, galing akong Tarlac last week, 2,000 yung gasoline ko, kulang pa, nagkarga pa ako ng 200 pagdating ko ng Balintawak. Tangay po yan, no po? Pag tumaas ang gasolina, tataas lahat ng bilihin, ready ba tayo doon? Yung sweldo natin, hindi naman lumalaki. Pag bumaba ang presyo o ang halaga ng pera, sunod-sunod na po yun eh. Maraming mawalan ng trabaho, no? Maraming magkakasakit. Ready ba po tayo doon sa tingin nyo? Pwedeng ready kayo, yung mga kamag-anak nyo, relatives nyo, yung mga kaibigan natin. So paano natin lalabanan yung mga problem na dumadating sa buhay natin kung hindi natin gagawa ng paraan? Kasi karamihan po yun, apektado eh. Di ba mas maganda dito tayo pumunta? Why are we here? Hindi yung mga negative na pinakita ko sa inyo. Dapat ito po yung reason. No? Ito po yung mas powerful reason para magkaroon ng masayang pamilya. Tatanungin ko po kayo, yung mga audience namin ngayong gabi, masaya po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Kontento na ba kayo sa buhay nyo ngayon kasama ng pamilya nyo? Di ba mas maganda maging masaya? Paano sasaya buhay mo kung wala kang pera, kung meron kang sakit?
Dapat po, andito tayo, fulfill your dreams. Ako, nangangarap pa din po ako, kahit sabihin may edad na ako, nangangarap pa din ako ngayon. Magkaroon ng magandang bahay, although meron na po ako niyan, sasakyan, meron din po ako, tatlo-tatlo yung sasakyan ko. Ang isa sa pangarap ko pa ngayon na magkaroon ng magandang bahay sa Baguio. Kasama din siyempre din, matulungan ko yung mga kapatid ko. Isa sa pangunahing pangarap ko, makapagtayo ng isang apat na palapag na bahay na nandun lahat yung kapatid ko, doon sila lahat titira. Kasama po ng nanay ko. Ako po kasi yung panganay sa magkakapatid. Diba ang saya ng ganon? Matupad yung pangarap ko, magkaroon ng saving sa bangko na ngayon hirap na hirap, from hand to mouth. Siyempre, gusto rin natin makapagbiyahe. Tanungin yung sarili nyo, anong bansa gusto nyo puntahan? Alam nyo ba ako, first time ako nakasakay ng eroplano at the age of 38. Pero proud to say, yeah, international yung eroplano sinakyan ko. O diba, ang saya? Tanungin yung sarili nyo, dito po, sino nakapunta rito ng Boracay? Every time ako magsiseminar, kahit yung mga seminar ko sa probinsya before, tinatanong ko lagi, sino nakapunta ng Boracay? Alam nyo, majority walang nagtataas ng kamay. Ang sarap magbiyahe. Kahit dito ka lang sa Pilipinas, ang ganda ng El Nido, ang ganda ng Panglao. Baka akala ninyo ang mundo Pilipinas lang. May Hong Kong pa tayo. Singapore, yung airport lang ng Singapore, napakaganda na. Tourist attraction na. Tandaan yung kasabihan, no? Hindi importante kung gano'ng kakatagal na buhay. Importante paano mo na-enjoy yung buhay mo. Ito po yung ating maging goal ngayon. Magkaroon ng magandang masayang pamilya, matupad yung mga pangarap natin, makabiyahe. Siyempre, yung pagtanda natin, dapat ready din tayo diyan para hindi yung pabigat pa tayo sa mga anak natin. Hindi ba? Ngayon, question. Kung masaya na kayo sa pamilya ninyo, well, good. Pero hindi nyo maiiwasan yung sakit. Kaya dapat kailangan nyo pa rin yung company. Kaya po yung pag-asa, yung hope, nandiyan lang po yan. Huwag nyo alisin sa buhay natin yan. Iba kasi sumusurrender na, Arman, retired na ako eh. Sa edad ko ba na to? Aambisyonin ko pa yan. Hindi po natatapos yung ating yung hope. Siyempre yung hope, hindi naman kinakailangan hope lang eh. Dapat lagyan natin ng do something about it. Gawan mo ng paraan. Ano ba yung gusto mo sa buhay? Gawan mo ng paraan, yung ipapagdasal mo na lang. Diba? Nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa. Yung success po kasi, hindi yan accident, ginagawa po yan. Kahit yung mga kilala natin na mga abogado, mga doktor, mga sikat na mga artista, hindi po basta na lang naging artista, naging doktor yun. Ang daming doktor, walang trabaho. Ang daming lawyer, ni walang kotse. Yung success, ginagawa po yun. Sa networking, ganun din. Marami nag-join ng network marketing, hindi rin naging successful. Kasi hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin as a networker. Ito po maganda. Apo. Ito maganda. Yung company po natin, good news. Lahat po ng pinag-usapan natin dun sa maikling panahon na yon, na mga gusto natin sa buhay, malaking maitutulong po ng company natin. Company po, Fulgent is offering life-changing opportunities. Ano po ibig sabihin nito? Bibigyan natin ng unlimited income. Yung income na hindi naka-fix. Ako po, na-experience ko na to, 23 years na ako. Nag-join ako sa company, first month ko, ang bonus ko, kulang-kulang 300,000. Second month, kulang-kulang 400,000. Ika-third month ko, 600,000. Unlimited income yon. Kasi ang business natin is tao. Lahat ng tao na mag-join sa organization natin, income yung ibibigay sa atin. Kaya unlimited yun. Unless yung downline nyo, yung mga tao nyo nawawala. Eh kung ginagawa natin ito, tuloy-tuloy po yung tao, dami ng dami, kita nyo, di lalaki yung income. Ang maganda rito, yung capital natin napakaliit lang. Zero risk. Bakit? Kasi yung pinayaran mo, may product na makukuha. Tapos unlimited income. Ang maganda pa po dito, online pa, doable. Bakit doable? Kasi po ang negosyo natin is online. No, time freedom. Kahit pa hindi ka nakatali sa panahon. Trabahuin lang natin ng 3 to 6 months to. Actually, sa case ko, kahit na sa bahay na lang ako eh. Yung income ko naman, steady na siya, palaki ng palaki. Na-enjoy ko. Alam niyo, buong maghapon, nanood lang ako ng Netflix.
May panahon ako sa mga anak ko. May panahon ako matulog. Di katulad pag nag-uopisina ka, nasa negosyo ka, dami mong iintindihin, mas stress ka pa diyan. So dito, anytime gusto kong pumunta kung saan, pwede. There was a time nga na nag-road trip lang ako, pupunta ako ng Sagada. Wala lang, pupunta lang ng Sagada. Dadaan ng Baguio, bababa ng La Union, mag-overnight mo sa beach sa La Union, maliligo sa dagat. O bakit? Kasi may income ka dahil araw-araw, yung mga recruit mo, yung mga downline mo, nagbibuild na sila ng network nila kasi maggusto nilang gayahin ka din as an upline. So, ang ganda, di ba? Ito yung negosyo natin, online. Online business. Napakalaki. Ito ang trend ngayon. $4.89 trillion ang negosyo na to. Lahat ngayon is online na. Yun ang uso ngayon. Magbabangko ka, magwi-withdraw ka, puro online lahat yan. Bibili ka ng gamit mo, online lahat. Bibili ka ng pagkain sa ano sa restaurant, online. Magpapamalengke ka, online. Kaya ito po, nandito tayo sa negosyo na to. At isa pang maganda, ang ating produkto, nandito din, health and wellness. Alam nyo, importante yung health. Diba, sinabi ko sa inyo kanina? Ang dami ng senior citizen ngayon. Walang bahay ngayon na walang may sakit. At baka nga kayo may sakit, hindi nyo alam eh. Wellness. Para saan yan? Para hindi lang sa healthy at the same time maganda. No? O, kita nyo, $5.11 billion industry ang health, ang wellness. Health and wellness. Eh, ang maganda, nandito tayo. Ang maganda kasi, ngayong panahon na to, ang tao, hindi mo basta mapaglalabas ng pera yan. Hindi bumibili ng kung ano-ano yan. Kasi alam nila, anytime pwedeng magkaroon ng emergency, ang tao ngayon na ang pera, iniipon para sa importanteng mga bagay. Eh, ang maganda itong negosyo na to, natin na to, eh, hindi pwedeng hindi bibili ng tao maglalabas ng pera pag health niya na yung nakataya. Pag beauty, yung nakataya, no? Yung mga babae nga, yung karamihan dyan, di naman lahat karamihan eh, mamamalengke, bibili isang kilong baboy, pag naalala, wala na siyang lipstick, wala na siyang makeup, 1/4 na lang ng baboy yung bibilihin, o di ba ma'am, o di ba misis, andun tayo, yan yung negosyo natin. Ito siya, tingnan nyo, ang Fulgent Wellness Corporation is distributor ng health food supplement. Ang food supplement po, di ba sabi, $1 billion industry. Skincare products, ganun din. Maganda na, gusto pang gumanda. Lalaki, nagpapaganda na din. Nagpupulbos na yung lalaki. Nagpapaderma na din. So, napakalaki ng market na din. Ang company natin is a Filipino-owned company. Committed siya na empower people in building a sustainable livelihood through marketing and selling of high-quality consumer products. Livelihood. Kita niyo? Ito pa maganda, tingnan niyo. Ang mission ng company, empowers people by giving them access to high quality health and wellness products and enables them to earn significant income. Significant income. Hindi yung basta kumita ka lang. Na after 1 year wala na. Nakakatuwa kasi at this is ano ngayon pa lang napaka apat na buwan pa lang tayo may kumikita na ng 30,000 a week, 50,000 a week, 100,000 a week. Saan kayo makakita ng ganung income? Yun ang goal ng company, tulungan tayo. Company it's himself mayaman na yung may-ari nito kung tutusin. Hindi niya na kailangan magtayo ng MLM company. Pero may mission din siya na makatulong sa health ng mga kababayan natin at ganoon din magkaroon sila ng magandang income. Ang vision ng company, maging isa sa pinakamalaking network marketing company sa Pilipinas at hindi lang Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya pagtulong-tulong natin to. Unti-unti nangyayari na po yan. Mag-open na yung ating Nigeria. Meron na tayo sa Dubai. Meron na tayo sa Hong Kong. Meron na sa Canada. Ako yung downline ko sa Canada, si Ruben. Regular nagpa-purchase yun. Siya yung nagpa-seminar sa Tarlac. Ilang beses na ako nagpadala sa kanya, may 100 tao, siguro 150,000 or 200,000, yun na padala ko na sa Canada. Imagine nyo yung mga tao na maganda yung buhay sa abroad, gusto pa din yung business. Kasi itong negosyo na to, marami tayong matutulungan.
Yan yung bisyo ng company. At totoo naman, yung bisyo ng company, yung may-ari, eh talagang gumagawa siya according to his plan. Imagine nyo, bago, kakabukas lang ng company natin, may opisina tayo sa BGC, kumuha uli ng bagong opisina, napakaganda. Renta lang doon, almost 400,000 sa buwan. Imagine nyo, dalawa na opisina, saan kayo nakakita ng mga ganong company? Ang dami kong kakilalang company, ang tagal-tagal na sa Manila, hindi makalipat ang opisina. Eh yung may-ari, alam niya kasi na itong business na pinasok niya, kaya niya itong i-push. Nasa unit 1107 po tayo, 11th floor. Yung building natin is One World Place. Nasa 32nd Street, Bonifacio Global City sa Taguig. Medyo malapit-lapit po ito sa market-market at saka sa SM Aura. Okay? Ito po yung may-ari. Yung people behind the business, si Sir Hubert. Siya po ay kapatid ni Sir Joe, yung nag-introduce sa akin kanina. Sila po yung mga people behind the business. Sir Hubert po is a former associate director ng Global Fortune 500 IT services firm in the Philippines. Nagtrabaho siya sa Amerika ng may git 10 taon. Then bumalik siya sa Pilipinas noong 2014. Nagnegosyo na lang siya. Yun ang tama, di ba? Business. Ang dami niyang negosyo. Nasa real estate siya. Nagbibuild and sell siya ng mga high-end na mga bahay. Bibili ng lupa, tatayo ng bahay na worth 30 million, ibebenta, bibili, ibebenta. Meron siyang mga meron siyang commercial building sa Iloilo, meron siyang commercial building sa Negros. Ilan yung business niya, ilan yung mga building niya na yan. Ang pinakamagandang ginawa ni Sir Hubert, tinayo niya itong ating company, itong Fulgent Wellness Corporation. Kasi sa negosyo niya, ang yumayaman siya lang eh. Eh, samantalang dito, marami siyang matutulungan. So, pasalamat tayo kay Sir Hubert. Partner din po si Sir Kiko. Sir Kiko Cruz, co-founder. Si Sir Kiko po is nasa information technology siya for the past 20 years ng karir niya. Imagine nyo, kaya po ako tiwala na itong ating marketing plan, eh talagang hindi siya mag-overpay. Kasi trabaho nila na matagal na panahon na yan eh. Graduate po si Sir Kiko sa De La Salle University sa Manila, Chemical Engineering. So, yun po yung mga people behind the business. Kasama po dyan si Sir Jose Rigumba. Okay, kapatid po na Sir Hubert. Ito yung product natin. Siguro, sasangkayan kayo sa akin, ano, napaka-importante ng role ng produkto. Kasi maraming kumpanyang walang product, nagsasara. Alam nyo ba kung bakit humihina ang isang kumpanya based sa experience ko sa nakita ko? Kasi ang product nila, ordinary lang. Ang product nila, madaling gayahin. Bakita nyo, yung unang-unang laglabas ng Isqualin, yung Isuginki. Nasaan na Isuginki? To Tokyo na. Sarado na. Nasa Mercury Drug na lang. Bakit? Kasi ginaya. Yung unang-unang naglabas ng non-acidic na vitamin C, kasi ang vitamin C ng mahirap is vitamin C ascorbic acid. Kita nyo, sa pangalan pa lang eh. Hindi ka pwede pag may ulcer ka. Hindi ka pwede pag meron kang masela ng sikmura mo. Eh lumabas yung non-acidic vitamin C. Grabe! 100 millions ang benta. Ay ginaya. Nasaan na ngayon? Sarado na yung kumpanya. Nagtayo ng bago. Gano Coffee. Dati ang lakas-lakas ng Gano Coffee. Nagkakagulo yung mga Malaysian companies, si Gano Coffee, tatlo yun ang Malaysian company. Bumibente ng 100 million din. Ginaya din, nasa na sila. Kaya tingnan natin yung company sa sasalihan natin, ang product ba is madaling gayahin. Kasi pag ginaya, patay tayo. Mura pa yung kanila. At pag-usapan natin yung produkto natin. Isa sa reason ba't ako nag-join dito, itong mga product na to. Ano po? Ayan. Kailangan natin yan. Kasi sabi nga, health is wealth. Sino sa inyong gustong may sakit? Ang hirap na may sakit, no? Hindi mo, ay yaman-yaman mo, ang dami mong pera. Hindi ka makakain sa mga eat all you can. Hindi ka makakain ng lechon. Hindi ka makakain ng mga ice cream, ng cake. Hindi ka makapagbiyahe sa magagandang lugar. Bedridden na o naka-wheelchair. Ano ma-enjoy yon? Hindi ka makapaglaro sa mga ano mo, sa mga apo mo, sa mga kaibigan mo. Nasa bahay ka na lang. Aanin mo yung pera.
Naalala niyo, sinabi ng isang kilalang tao, si Paul Getty, ano sabi niya? Ibibigay ko kalahati ng aking kayamanan. Yun lang makapagpabalik ng aking kalusugan. Kita niyo. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Kaya nga sabi, di ba? Prevention, it's a much, much better than cure. Alam naman natin bakit tayo nagkakasakit eh. Because of the free radicals. Mahabang kwento na yan. Alam naman na natin yan eh. Ang free radicals po, yan ang reason bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa puso, ng mga autoimmune disease, ng cancer, ng rheumatoid at diabetes, kidney problem, ang dialysis center ngayon, tabi-tabi na. Dikit-dikit kasi ang daming nagkakaproblema sa kidney. Gusto ba natin yon? Kailangan natin ng antioxidant para mabalansi. Ang free radicals kailangan ng katawan natin. Pero dapat balance yan. So doon yung role ng produkto natin. Kaya kailangan natin na mag-join dito at gumamit ng product. Kasi kung hindi natin gagamitin yung produkto natin, ano mangyayari? Magkakasakit tayo. Ano niyo yung pera? Ito yung flagship po natin. Ito yung kailangan natin sa panahon ngayon. Whether we like it or not, kailangan natin to. Ito yung produktong sinasabi ko sa inyo na maganda. Bakit? Kasi hindi kayang gayahin. Sa ngayon, dalawang kumpanya lang na MLM sa Pilipinas ang nagtitindan yan. O meron, available. Hindi ganun kadali. Sabi nga ni Sir Yubel sa akin, Arman, alam mo ba, itong puhunan ko sa Dear Placenta, pwede na tamagtayo ng ilang MLM company. Dear Placenta pa lang yon. Kaya kahit yung ibang company dyan, hindi nila magawa. Alam nila, napakaganda ng product na to. Hindi nila magawang ilabas sa market. Bakit? Hindi nila kaya. O di ba tayo, may enjoy natin yung product kasi walang kakumpetensya. May kakumpetensya tayo pagkamahal-mahal naman. 20,000 may isang bote. O. Ayan yung mga active ingredients. 12 po yan. Ano? Known for its anti-aging, anti-inflammatory, antioxidant, and immune system benefit. Yun ang isa sa pakain importante. Yung immune system natin, papalakasin ng produkto. Ayan po siya. Staying healthy and revitalized is just one capsule away. Hindi ko na po elaborate yan. Yan na po ang bagong technology ngayon na ginagamit ng science para gamutin at yung iba't ibang klase ng sakit. Ang tawag po doon, stem cell therapy. I-google nyo na lang yan. Yung mga sikat na artista, mayroon nga akong narinig, nakita na na sa YouTube na si President Duterte gumagamit na rin ng nagpapa-stem cell therapy na din. Kasi pag ang cell mo damaged, ang ating organs, ang puso, ang kidney, ang liver, ang mata, ang buhok, lahat yan is made of stem cells. O, pag nagka-problema yan, anong gagawin nila? Heart transplant pag puso, liver transplant pag liver, kidney transplant pag kidney. Eh, pwede namang hindi eh. Ang problema yung stem cell eh. Dilagyan ng stem cell na bago, yung nabasa ko doon sa isang article, yung mata mo, nagka-problema yung kanang mata mo, nabubulag ka na, nadadamage yung stem cell ng mata, kukuha doon sa kaliwang mata mo ng healthy na stem cell, i-inject doon sa kanan na mata, edi magkakaroon ng healthy na stem cell yung mata, magpapansyon. Tutulungan niya yung mga mahina ng stem cell doon na mag-rejuvenate para bumalik siya sa dati. So, yun po yung trabaho ng stem cell. Pero nakita nila na pwede rin niya manggaling sa ano, hindi lang galing sa tao, pwede manggaling din sa animals. Yun yung product natin. Oral. Ano po? Makita nyo ang ginagawa sa atin ng pagkain. No? Puyat, stress, problema. Makita nyo. Pwede natin maging anti-aging partner yung ating Dear Placenta. Kasi ang katawan natin, pwede madelay yung pagtanda eh. Pag-aralan nyo, andyan naman Google eh. Pwedeng tumatanda yung edad natin, pero yung ating cells, yung organ, hindi sumasabay. Posible yun. Isipin nyo nga eh, si Adan, nabuhay ng 932. Si Matusalem, alam ko, 972. Ano bang meron sila? Ano bang special ba yung mata nila? Special ba yung kidney, yung liver nila? Pareho lang naman sa atin yon. Kaya lang, iba yung time kasi nila. Walang pagkain na karne nun. Walang preservative. Puro natural. Puro gulay. Nagsimula lang naman magkasakit ang tao after the flood, eh, di ba? O nung matapos yung baha ni Noah, ang sabi ng Panginoon, o lahat, kasi namatay lahat ng halaman. Walang kakainin yung pamilya ni Noah. Sabi ng Panginoon, lahat, pwede kayong kumain ng mga nabubuhay na hayop. Patuloyin nyo lang yung dugo sa lupa. O nung kumain tayo ng karne,
Eh, unti-unti humina, miksi ang buhay ng tao. Okay, dapat tutulungan natin yan. Andun yung role ng product natin. Yung put your best face forward with Fulgent Placenta, an advanced stem cell dear placenta supplement that helps you become your best on the inside so you can look radiant on the outside. Hindi yung outside lang yung maganda, yung loob, bulok. Yun ang nagagawa ng ibang mga doktor eh. Re-remedyo lang yung mukha nyo. O yung loob naman, hindi. Diba ang ganda nito? Ayun yung product natin, oh, galing sa deer. Bakit sa deer? Kasi po yung pinakamalapit sa tao. Kumbaga, ano yan eh? Yung biocompatible sa human being. Eh, diba, sabi nga nila, highest form of animal din naman tayo. Ano ba meron yung deer? Wala lang tayong buntot at sumay. Pero may kidney, may liver din yan, may mata din yan eh. Malinis pa yan, no? Kaya napili nila eh. Yung pag ganito po 'yon, pagkapanganak ng deer, kukunin yung placenta. Okay? Tapos nilagay sa kapsul. Yung potency ng deer placenta. Kasi ang deer placenta, nandun lahat ng kailangan ng katawan natin. Hindi lahat ng kailangan ng pitos sa sinapupunan ni nanay nandun sa placenta. Para mabuo yung organs, nandun lahat. Yung vitamins, nandun lahat. Minerals, nandun lahat. Kaya nga may mga tao na pagkapanganak ng babae, kinukuha yung umbilical cord eh. Kasi andun din lahat sa umbilical cord kasi kadugtong ng placenta yon, di ba? Yung inunan. Ipinapreserve nila yan sa laboratory. Kaya ng 20 years yan na hindi na mamatay yung kanyang active ingredients. Kasi ang ginagamit natin, ang ginamit sa atin yung tinatawag na freeze-drying technology or lyophilization. Tinatanggal yung tubig, no? Yung moist para hindi ma-damage, pinauderize yan para tumagal siya. Tatagal siya sa capsule ng 3 to 4 years. Nandun lahat yung laman ng placenta na kailangan ng katawan natin. Ngayon, pag ininom mo yan, siyempre yung stomach mo acidic, ginamitan din ng technology, yung enteric coated daily release capsule para po pag ininom mo yan, hindi matunaw sa stomach kasi acidic dyan, tinutunaw yung pagkain, tapos tutuloy yan doon sa small intestine, doon na yan po tatanggapin ng katawan natin. Papasok na yun sa dugo, titutulungan niya na ma-rejuvenate yung katawan natin. Yun po yung trabaho ng deer placenta. 200 milligram po ang isang capsule. Deer placenta contains tremendous amount of stem cells, which give a powerful ability to aid in regenerating, pakinggan nyo, anong ginagawa ng deer placenta? Aid in regenerating and repairing damaged cells, tissues, and organs while supporting healthy cells. Ang buhay natin is cells. Pag ang cell nagkasakit, na damage, papatay niya yung organs nyo. Kaya pag healthy yung cells, hahaba yung buhay natin. Yun yung role ng deer placenta. Wala kayong makikitang food supplement sa industry ng MLM or direct selling na pwedeng tapatan yung deer placenta. Meron kayong makukuha portion lang. Vitamins, may minerals. Pag cook, iinumin nyo lahat. Bakit nasasabi natin na nandito lahat? Kasi ulitin ko, ang placenta, nandun lahat ang kailangan ng fetus para maging baby, para maging healthy, paglabas sa mundo. Nandun lahat. God-given yun. Walang kulang doon. Kaya nga nakakita kayo ng bata lumabas, walang ilong, walang mata, hindi healthy yung liver. Wala naman eh. Kung meron man tayong alam, eh kasi yung nanay, nagda-drugs o naglalasing, kung ano-ano ginagawa, nadadamage yung baby. Pero kung hindi, normal lalabas yun because of the placenta. Yun yung binabayaran natin doon sa ating product. Nandun siya. Tapos sinamahan pa ng other ingredients. Swiss apple stem cell, napakaganda yan sa human skin, pantanggal ng mga wrinkles. Sinamahan din po yun ng pocoidan extract from seaweeds. Ito po ang ginagawa nito, palakasin yung immune system para labanan ng ating katawan yung mga cancer cell. Yung ating macrophages na yan, parang Pac-Man yan, na walang ginawa yan kundi tumakbo ng tukbo sa dugo, kakain siya ng kain ng mga cancer cell. Kasi pag yung cancer cell dumami, hindi na control,
matatalo yung ating immune system, mamamatay tayo. Kaya kung may mga taong kilala tayo na ang daming bisyo, lasenggo, naninigarilyo, nagpupuyat, iba nagda-drugs pa, hindi nagkakasakit eh. Bakit? Kasi malakas ang immune system. Meron mga tao na wala namang bisyo, nagkakasakit, kasi mahina yung immune system. Pwedeng nasa environment yun, pwedeng nung bata siya kasi, yung kanyang magulang, yung nanay, eh may ginagawa na hindi nakatulong sa kanya, nilumabas siya, mahina immune system. Kaya minsan may kasabihin tayo na ano, yun daw masamang damo, matagal mamatay. Kasi malakas yung immune system niya. Yun din yung makikita nyo. May mga tao na mukhang 80 anos na, 40 pa lang. Kasi malakas ang immune system. Meron namang 40 pa lang, mukhang 80 na. Kasi mahina immune system. So yun ang dapat natin gawin, palakasin ang immune system. Malaking bagay itong mga product na to. Marine collagen, promote healthy cells. Kasi sa edad natin, sa edad ko ngayon, o magti-30 na ako, sa tingin nyo, yung cell ko sa katawan, eh, hindi pa nadadamage. Paano gagawin natin para ma-rejuvenate, ma-promote, maging healthy, kung wala tayong gagamitin, yung kinakain natin araw, yun at yun din naman eh. Ito, tingnan nyo ha. Under normal condition, healthy ka, wala nung bata ka. Pag edad mo ng 30, 40, 50, nagkakasakit ka na. Wala ka namang ginagawa. Nagkakasakit ka. Eh ngayon, kung wala kang gagawin para tulungan ang katawan mo na maging healthy, magiging worse yun. Kung halimbawa, mabubuhay ka ng 80. O, pag edad mo ng 80, mamamatay ka na. Kasi wala kang ginagawa para tulungan yung katawan mo para maging healthy. Pero kung mag-take ka ng dirpasenta, makakatulong to maging healthy ka, aabot ka pa ng 100, 120. Pero kung hindi ka mag-take ng supplement o antioxidant, hanggang 80 ka lang. Kasi yun lang ang kaya ng katawan mo, di ba? So dapat i-take natin to. Immune system na naman to, yung muscadine, very rich sa ano to, sa antioxidant. Maganda, lahat ng purple na putas, ng gulay, maganda sa mata, maganda sa puso. Ingatan ng mata natin, ano? Avocado, maganda rin sa skin, malakas din ang mataas din ang potassium yan. Evening primrose, ganun din. Sa mga babae, maganda yan sa skin nila, pampabata, nag-glow yung mukha ninyo. Maganda rin yan sa mga may PMS, yung premenstrual syndrome, yung pag-menstruation, hirap na hirap. Maganda din po yan doon sa mga magme-menopause na, doon sa menopause na, maganda din yan. O, kita nyo? Ang dami nagagawa ng ating dear placenta. Rosehip extract, hydrate and repair cells. Tapos yung ating mangosteen, ganun din to, neutralize yung damaged cells, magandang antioxidant din yan. Then meron pa tayong santon, promote healthy skin, squalene, moisturizes the skin, antioxidant din po yan, lalabanan yung mga free radicals. At ang isa sa pinakamaganda, nawala ito sa mga nakita ko na mga dear placenta, yung binibenta online. Kahit yung isang nagbebenta nito, nakilala natin, wala itong citicoline. Para sa akin, napaka-importante ito. Bakit? Kasi ang target nito yung brain natin. Brain ang pinaka-importante, isa sa pinaka-importante. Kasi ano, anin mo yung ano, healthy ka, okay yung liver mo, okay yung kidney mo, okay yung lungs mo, ang brain mo naman, nagka-problema. Marami kayong mabibili niya. May mga nire-reseta ng doktor yan eh. Mabibili niyo sa drugstore. Yung mga biglang memory loss, biglang nakalimutan na may utang pala sila. Nako, bigyan nyo po ng product natin para magbayad. Citicoline, ang sabi nito, it provides neuroprotective effect by protecting the brain from stress and toxin. Healthy brain cells are key to living a productive life. Mayaman nga kayo, may Alzheimer's naman kayo. Okay? Yan po yung product natin. At ang good news dito, ang presyo nito, 10,235 lang per bottle. 500 milligram. 200 milligram ng dear placenta. Then 300 milligram yung 11 active ingredients. Tapos pag member ka, 6,880 lang. At ito lang ang kumpanya na pag bumili ka ng product, kahit hindi mo ibenta, may retail profit ka pang 1.5.
So 6,888 less 1,500, 5,000 plus na lang yan. Eh yung isang company, binibenta yan ng 20,000 mahigit. Nakita ninyo? Same technology. Oh. Meron lang ibang ingredients kasi hindi lahat pareho, pero mas maganda ingredients natin. Pag hindi pa naman tayo nakabenta nito, napakamura. Yung bang, yung isang company ngayon, bumibenta ng 500, 700 million sa buwan yun eh. Kayang-kaya po yan. Sa totoo lang, may mga members tayo na bumibenta nito ng 30 isang buwan, 10 isang buwan. Yung isang downline ko, araw-araw nakakabenta nito. Minsan, apat pa nga sa isang araw. Oh. Imagine nyo yun, dami nating natutulong mga tao, may sakit. Di natin kiniklaim na gamot yung product natin. Ano? Kasi ang product natin, nire-repair niyo yung problem ng cause ng sakit. Ba't ka nagkakasakit? Puro free radicals katawan mo. O, kulang sa sustansya. Puro toxin. Ang gagawin ng product natin, i-repair niya yung mga damaged cells. Papakainin ng enough nutrition. I-cleansing niya. I-rejuvenate. Kaya tayo gumagaling. Okay? Another product, M3 Factor. Alam niyo yung product na yun, no? Ang tindi nun. Na, yung bleeding ulcer ko nga eh, sabi ng doktor ko, Arman, ang tagal na gamutan yan. Iwasan mo lahat. Lahat ng food supplement mo, itigil mo. Pati maintenance mo, tigil mo. Ito, hindi mo dapat kay. Ang dami niya, minessage sa akin yung mga hindi ko pwedeng kainin. Hindi ko mabiniling ni reseta niyang gamot. Ininom ko lang yung dear placenta natin. Walong araw, bumalik sa normal yung dumi ko, na dugo yung dinudumi ko eh. M3 Factor, kita nyo, ang daming magaganda. Walong active ingredients. Muscadine, mangustin, best ni antioxidant. Nabasa ko yan sa isang article eh. Ang buhay ng tao ngayon dumidepende kung gano'ng daming antioxidant ang iniinom natin araw-araw. Kaya kung hindi ka pa nag-take ng antioxidant, ano pa inihintay mo? Yung stroke, yung heart attack, biglaan lang yan. Eh mga tao hindi na nagigising eh. Pero ito nag-CR lang, nanigas na ron sa bangko, nag-collapse na. Doon sa banyo. Kaya mag-take tayo nito para maiwasan. Hindi na yung natutulog ka, tiwalan-tiwala ka na magigising ka sa umaga. Bakit? Kasi nag-take ka ng M3 Factor. I-Google nyo. Anong sabi ni Google? Sabihin nyo kay Google, anong kailangan ng katawan ko? What are the vitamins and minerals na kailangan ng katawan ko para maging healthy ako? Hindi ako magkasakit. Ang sasabihin ni Google sa inyo, Arman, mag-take ka ng magnesium, selenium, vitamin C, vitamin D, tsaka zinc. Yun si Google na mismo nagsasabi. Hindi kami. Eh, may mabibili naman tayo niyan, di ba? May mabibili. O, pero wala kayong mabibili na sa isang bote, nandun na lahat. Okay? Magkano lang po yan? 2,499. Samantaling isang company sa nilihan ko noon, yung product niya, yung Maca, Maca lang ang laman niya, 2,600 at 2,680 ang kanyang SRP. Ang member price niya, 1,680. Yung sa atin, 1,680. May 500 na balik sa'yo. Di 1,100 something lang yan. Eh, walong ingredients to, no? Yung kanya, Maca lang. Maca is for energy. Yung mga hindi magkaanak. Meron kaming case doon na hindi magkaanak. 10 taon na. Si Iman yung lalaki. Pag-uwi niya, yung misis niya, member ng company namin, binom sila pareho ng Maca. Alam nyo, nag-pregnant yung misis niya. Sa tuwa ng mag-asawa, alam nyo, ano yung pinangalan sa baby? Maca. Meron yung product natin. Di ba? Ang ganda pa ng packaging. Kape. Saan kayo nakakita ng kape? 15-in-1. So, tingnan nyo nga. Paghanap nga kayo ng ibang MLM company na yung ingredients nito na 15 nandun sa kanila, wala kayong makikita. Sa atin lang yan. Kita nyo? Kaya sabi ko nga, itong product na totoong kape, hindi ito kape. This is food supplement with coffee. Nagkakape ka lang, umiinom ka ng 15 na vitamins. Kasi yung stevia pang 15, supplement din yun eh. Matamis yan, ano? Yung coffee pala natin ngayon, iba na yung ano niya, yung hindi na siya mas matamis sa dati. Okay? Pagkano presyo? 567. Pareho lang naman sa ibang company yan eh. 375, meron ka pang 80 pesos na babalik sa iyo. Di wala, di 200 something lang to, 290. Mura na tayo sa kanila. Ang taas pa ng PB. Wala kayong makikitang kape na ang PB is 50. Yung kanila 10 or 5. Tapos meron tayong sabon. Nagugulat nga yung iba eh.
nag-seminar ako sa Bacolod, sabi nila, karabi ng army sa buo, 21. Pero ano na, kuha na lahat. Imagine nyo, meron niyang apple stem cell. Andiyan na lahat. Oh. May vitamin D. Magkano lang yan? Pag member ka, 218 pesos na lang yan. Pag member ka, napakamura na. Lahat ng gumagamit niyan, satisfied. Bira, wala pa ako nakikinda ganyang sabon. Ngayon nga ako alam, Kojic lang sabon eh. Pero may isang product niya na ano lang eh. Ganon din ang presyo, may 600, may 800 pa. So yun yung produkto po natin. Ano po? May coming pa tayong product na paparating. Nasa FDA lang yun, sa BPAD lang yun. Pag yun ay na-approve, ilalabas na ng company. Pero tayong yung isang product na dadating, ipapahid mo siya sa mukha, no? Kalimutan ko yung pangalan. Then yung isa naman is glutathione. Glutathione with nanotechnology from Japan, exclusive distributor tayo sa Pilipinas, pero isang kasamang probiotic at ibang added ingredients pa. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga produkto natin, ang daming ingredients. Ang tawag po dyan, kaya ginagawa nila yan, yung tinatawag na synergistic effect. Mas maraming ingredients, kahit konti-konti miligram, mas may dating yon, mas effective yon kaysa sa isang produkto na mataas yung miligram. Yun na pong ginagawa nila ngayon. Kasi katulad po halimbawa, kailangan nyo ng vitamins, kain kayo malunggay. Eh baka kailangan nyo kumain ng 20 puno ng malunggay para makuha nyo yung nutrients, yung recommended daily allowance. Pero pag pinagsama-sama yung added ingredients, ang epekto nun, hindi mo kailang kumain ng 20 puno malunggay. Isang capsule lang nandun na lahat. So at least may idea tayo. Ano po? Okay, yung po yung produkto natin. Tayo po ngayong gabi, yung 28 na nandiyan, please lang po, magsimula na tayo mag-take ng product. Yung mga members natin, o yung mga guests natin ngayong gabi, mag-member kayo para makabili kayo ng product at discounted price. At the same time, may income kayong retail profit kahit na user lang kayo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ano, yung paano makakatulong. Ito kasi para sa health to eh. May paano makakatulong itong company natin pagdating sa finances naman natin. Kasi yun yung problema ngayon ng karamihan. Paano magkaroon ng magandang anak buhay? Paano makatulong, mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata? Mahal ngayon, mag-aaral, kung magkakaroon ng face-to-face na klase na, papapasok na naman sa eskwela yung mga yan, kanong baon yan, at sundo yan sa school, ang mahal ng gasolina. Oh? Kaya dapat may income tayo. Maganda dito, hindi lang tayo, pati yung mga relatives, di mo, may kasabayan tayo na ano eh, give a man a fish, you feed him for the day, pero teach the man how to fish, you feed him for life. Ito po yung concept ng business natin. Tumulong tayo na magkaroon silang negosyo. Paano tayo makakatulong sa kanila? O tayo mismo, paano tayo magjo-join dito? Ang gagawin lang po natin is bibili ng package. Dalawang, apat na package pagpipilian nyo. Starter pack, 3,380. Ano makukuha ko, Arman? Isang kape, isang sabon, isang M3 factor. So sa tatlo pa lang nito, kung gagamitin mo to, ano na yung M3 factor. Imagine nyo ako ha, lima kami sa bahay nung dumalaw ko sa anak ko. Nagka-COVID lahat yung apat. Kami lang nung anak ko, nung babae, yung hindi nagka-COVID kasi kami lang uminom ng entry factor. Kinakarga ko yung apo ko na 39 yung ano niya, yung temperature. Grabe. Iyak ng iyak. Starter pack yan. Isang kape, isang entry factor, isang sabon, or pitong sabon. Dalawa po yan. No? Another package, 3,580 ang SRP niyan. A and B, no? Ito naman A and B din. Yung A niya is yung deer placenta. So at least makaka-take na tayo ng deer placenta para hindi tayo nag-worry na baka kung ano na nangyari sa katawan natin, agapan na natin 'yan kasi too late na dahil may edad na tayo. Another premium pack, yung B, tatlong M3 factor, tatlong sabon, dalawang copy. So itong dalawang packages na to, tigagalawan choice mo po dyan. Sinamaan pa po yan ng mga brochure. May brochure tayo ng kape, may brochure tayo ng sabon, ng empty factor, meron tayong booklet ng deer placenta. At ang importante, meron tayong negosyo. Business. Unlimited income yung pwede nating ma-enjoy dito. Then meron tayong replicated website. Yung replicated website natin, pwede nating gamitin sa pag-re-recruit at saka pagbebenta. O may example, meron akong isang leader sa Bacolod.
post lang siya ng post. Araw-araw nakakabenta siya ng Dear Placenta. Nagre-recruit na din siya sa website niya. Alam niyo, may nakabasa nung pinost niya sa Facebook. Hindi naman niya kilala. Nag-usap sila, nagtanong. Eh, papunta ng Manila. Nagpunta ng office nung Tuesday yata. So, kinausap nila Sir Hubert nung, tsaka ni Sir Henry. Eh, may eskwelahan siya doon sa Cotabato. May kasama pa yan sa tatlo na tao. Alam niyo, mabalik siya tomorrow. Pag-istatis. Makita niyo, ang ganda ng replicated website. Pwede mong gamitin na sa bahay ka lang. Hindi ka nagagastos. May mga promo tayo. Yung promo natin, mamaya, i-discuss na lang ni Sergio. No? Hindi ko masyadong kabisado pa. Okay? Ito ngayon. Pag nag-join ka, kung hindi mo kaya yung 9,980, pwede ka naman doon sa 3,380. Kasi pwedeng i-upgrade yun eh. Pwedeng may manual type, pwedeng automatic. Ang manual, mag-member ka ng 3,880, tapos bigla ka nagkapera, bibili ka uli ng 9,980, magdodoble. So dito na lang sa automatic. Paano ito? Basta po magtrabaho tayo. Yun ang sagot doon. Magre-recruit tayo, mag-sponsor tayo. Kasi pag nag-sponsor na tayo, meron tayong left and right, meron tayong kita sa binary. Doon kukunin yon. Doon sa left and right. Hindi doon sa bonus mo sa binary, yung pairing. Ha? Ito yung mechanics. Pag tayo nag-recruit, may left and right, so mayroong pairing bonus. No? Sabi nito, for every pair, you will earn reactivation fund subsidy. May 50 pesos, may 100, may 150. Paano yon? Pumasok sa left, starter pack. Sa right, starter pack. May pairing bonus ka doon. Ha? Hindi babawasan, mawi-withdraw mo yon. Pero on top of pairing bonus, may 50 pesos ka pa. Pag premium, may 150. Ngayon, when the accumulated RF subsidy reach a total of 9,980, you will automatically be promoted to premium rank. Na wala kang ginagawa. Yung mga recruit mo lang, left and right, pairing lang ng pairing. Pag naipon yung 50, yung 100, yung 150, umabot ng 9,980, automatic ma-promote ka sa premium lang. Tatanggap ka ng isang package free. Ako nakaka-apat na tanggap na yata ako, 5. O, libre yun. Saan ka nakakita ng ganung company? Nagbibigay ng libreng produkto. Wala pong ganun, ha? Meron na mimigay promo. Pag wala ng promo, wala. Ito tuloy, continuous po ito. At ang maganda rito, kahit na-upgrade ka na, na-promote ka na sa premium rank, pag may pumapasok na pairing, 50, 100, 150, at umabot na naman ng 9,980 yun, tatanggap ka na naman ng libreng product. Kaya ito lang ang kumpanya na namimigay ng product na libre. Sa tiragal-tagal ko na sa industry na ito, ito lang ang kumpanya na namimigay ng product na libre. Kasi part na siya ng marketing plan. Hindi ka nga dadaan sa upgrade. Paano? Pag nag-join ka ng premium package, hindi ka na ma-upgrade, di ba? Kasi premium na yon eh. O nag-recruit ka na, may pairing. O pag umabot ng 9,980, tatanggap ka ng product na free. Tapos, siyempre, maganda rin, ma-promote din tayo sa rank. Kasi doon tayo papunta eh. Mas tumataas yung rank mo, may mga added benefits ka na pwede mo ma-enjoy. Punta tayo dito. Dapat, ang rank mo is premium na ha. Kaya dapat, kung may pera din lang, mag-premium na tayo. Eto na siya. Anong gagawin ko, Armand, para maging achiever rank ako? Mag-recruit tayo, mag-sponsor tayo ng 3. Tapos, bumili tayo ng isang Dear Placenta. Kasi requirement 6,000. Ang maganda dito, cumulative. Hindi kailang isang buwan. Pwedeng na-recruit mo ngayong April, 2. Oh, by dating ng May, 1, di 3 na. Ngayong April, bumenta kang 3,000. Pagdating ng May, 3,000. 6,000 na yon. Achiever ka na. Ang susunod, yung Rising Star, ang kailangan mong recruit, 5. Sponsor, 5. Eh, may 3 ka na, didagdagan mo 2. O may 6,000 ka na, another 6,000, 12,000 na personal sale or benta, Rising Star na. Master rank. Paano ba maging master rank? 7 direct ang kailangan mo. Meron ka ng 5, dagdag lang 2. 100,000 ang cumulative na kailangan mo. May promo ko yun yata, 75,000. Isang buwan lang yan. Paspasan natin. Kasi may mga added benefits po yan. Sige, pag-usapan natin paano tayo kikita. Meron tayong 5 ways to earn.
Number one, retail profit. Number two, package sales commission. Ito yung mayroon ka ng recruit. Nakita ka. Ito yung meron ka ng recruit, left and right. Kasama dito yung spillover ni upline. Binary ang tawag yan. Yung mga members nyo, downline nyo, bumili ng produkto after ng registration. May mga point value yon. Ang tawag yan, unilevel bonus. Ito yung master club pool. Pag na-reach mo to yung pinakamataas na rank, may additional income yan. Pag-uusapan natin mamaya. O sige, isa-isa natin to. Yung first way to earn, dalawa. Alam nyo, maganda dito, lahat kasi nung company, pag nag-join ka, ang may enjoy mo lang yung discount. Pag hindi mo binenta, hindi ka kikita. Pag binenta mo, kikita ka. Isang kitaan lang yon. Pero sa atin, iba. Pag nag-join ka dito at bumili ka ng product, dalawa ang pwede mong kitain. Ang maganda dito, kahit hindi mo ibenta yan, ginamit mo lang, user ka lang, discounted price mo binili, may retail profit ka na 24% to 30%. Pag binenta mo, yung difference pa may kita ka. So dalawang kita mo dito. Walang kumpanyang ganun. Tayo lang po yun. Kaya pasalamat tayo sa gumawa ng marketing plan kay Sir Joe. Okay? Paano tayo bibili ng product? Meron tayong tie-up sa DragonPay. Pwede kang meron kang GCash, transfer mo sa BPI or BDO ng Polgen o bank to bank, online banking o cash deposit, inaayos ng credit card o pwede rin pag naayos na ng ano yan, DragonPay, meron tayong 7-Eleven, pwede tayong through Cebuana or Buyer Center. Tapos ang delivery naman, meron tayong tie-up sa Home Express. Lahat ng branches ng Home Express sa buong Pilipinas, may product tayo na nandun. So, let's say nasa Cebu ka, o order ka online, hindi man gagaling na Manila yung product mo. Doon sa Cebu, iatid sa bahay mo ng motorsiklo. Ang maganda, may COD pa tayo. Kung ayaw nyo magbayad ng advance, COD, i-deliver sa bahay nyo. Membership, repeat purchase, deliver sa bahay yan. Okay. Binili mo yung product, diniliver, binayaran mo, 6,880 e-com price o member price na din. E binenta mo ngayon, SRP, 10,235. May kita kang 3,355. Dapat yan lang ang kita mo sa ibang kumpanya. Pero sa atin, may dagdag pa retail profit 1.5. So, 4,855 na yan, 50. Isang bote lang yan, ha? Karirin mo lang yan, isang bote isang araw, eh. Magkano sa isang buwan yan? 120,000-130,000. Isang bote isang araw. Alam nyo, kung kakaririn mo lang yan, walang imposible. Sabi ko nga kanina, walang bahay na walang may sakit. Karirin mo lang pag-aralan mo. Pag entry factor, 1,698 bayaran mo, benta mong 2,499, may 800 pesos ka, may 500, may 1,300 ka. Yung kape mo, meron kang 272. Yung sabon, meron kang magkano? 234. Offline selling. Ngayon, kung gusto mo magbenta online para hindi ka mapagod, no? Hindi na ka na ano eh. Magpo-post ka lang, bayad ka na lang sa Facebook. May 50 pesos dyan, may 100, may 200. O, pag nag-post ka sa Facebook, milyon ang makakakita niyan. Ang maganda kasi dito, bakit hindi bibili yung customer mo? Pag bumili sa ang customer mo sa doon sa replicated website mo, doon sa umorder, ang babayaran niya member price. Hindi naman sa member, customer siya, dapat customer price eh. Yung maganda sa atin, eh, walang ganong company. Oh, 6,800 binayaran ng customer mo, bakit hindi bibili? Eh yung iba binibenta ng ibang company ng 20,000 plus. At sa atin ang babaw, 6,800 lang. Ang maganda may 1,500 ka. Pag yung entry factor, may 500 ka. Yung kape, may 80 pesos. Yung sabon, may 80 pesos. Nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. Pag-popos ka lang, company kumukuha ng product, nag-i-import ng product, mag-opisina sila, sila nagbabayad sa renta, sa kurente, sa tubig, empleyado, binabayaran nila. I-deliver pa sila, mag-deliver. Ikaw, nasa bahay lang. Pag ito yung Friday, nasa bangko mo pa yung pera, yung bonus mo. O sige, karirin natin, magbenta ka online. Anong kailangan mo? Kailangan mo lang ng cellphone at saka ng data. Sabihin natin makabenta ka 5 bote isang araw. 5 bote lang, ha? Kung onliner ka, sisiw lang yan. Ang daming umaman sa online selling. O sabihin na 5 bote isang araw. Pag muna isama yung linggo, 24 days.
Monday to Saturday lang. 120 bottles po yan, no? O, magkano ang kikitain mo dyan? Isang kitaan na lang, retail profit. Kasi binenta mo ng member price. 1.5. Magkano ang kita mo? 180? May isang mong kami ng Diyos pupulutin 180. Anong negosyo ang itatayo mo nakikita? Pag nagnegosyo ka, nakikita ka ng 180,000 sa buwan, baka ang puno mo, million na. Kaya sa panungin ng pandemic, hindi mo pa kaya yan. Maliit lang yan. Dito lang yan sa online. Bakit? Online kasi ang trend ngayon. Ang pinakamalaking negosyo na kumikita ang tao ng million-million o hundred of thousand is online. Wala kang puhunan dito, ha? Pag ikaw nakabenta ng 180 bottles sa traditional, magkano puhunan mo diyan? Yung 120 bottles, mamuhunan ka ng 6,880, magkano 'yon? Kung ikaw mamuhunan, ibabay in sell mo. Dito company, wala kang puhunan dito, yung membership lang saka data mo. Other products, pwede pang salita ng ibang produkto 'yan, another income pa 'yan. Ito po yung online selling. Pero nire-recommend ko sa inyo yung recruit, no? Kasi tuloy-tuloy ito eh. Kahit hindi ka magbenta, ako hindi ako nagbebenta eh. Kung wala kang kita sa ngayon para tumuloy yung business mo, magbenta-benta ka muna siguro. Pero huwag papabayaan to. Ang package sales commission, ito yung pag nag-recruit na tayo, tatanggap tayo ng 10%. Nagbayad ng 3,980 at 3,380, 10%, pero kung 338, oh, bumili nung package na 9,990, 10%, meron kong 998. Ang maganda dito, itong ating referral bonus na to, continuous. Sa ibang company kasi, one time lang to eh. Pag ako ni-recruit nyo, nagbayad ako ng membership, kumita kayo. Wala nang kasunod yon. Kasi hindi naman ako magbabayad uli ng membership eh. Kita mo ang direct referral doon sa membership, sa package. Kung gusto kong kumita ng direct referral, magre-recruit ako ng bago. Pag wala akong recruit, wala. Pero ito, because of the ARIF subsidy, active yung left and right. May pairing. Remember, no? May 50, may 150 pesos. Pag umabot ng 9,980 yun, sa downline nyo, tatanggap siya ng product na free, tatanggap ka na naman ng direct referral na 998. Grabe, tuloy-tuloy po yan. Napakaganda. Wala akong nakita ng ganyang marketing plan. 29 years na ako sa MLM industry. Okay? Tanggap ng product, tanggap ng direct referral, pati binary, tanggap ka din ng tanggap. Bakit? Because of things are, ito, pag-usapan natin ng, itong binary, kasama dito yung in-spill over ni upline, ha? Left and right. Paano tayo kikita sa binary? May bawat packages, may binary points. Per binary points is 600. Tandaan nyo, ha? Okay, pumasok starter pack, 1 binary points yun. Pumasok premium pack, 3 binary points. Yung upgrade, nag-join siya ng ano? Ng 3,380 na upgrade because of subsidy. 3 binary points uli yun. Ito yung ano, recurring to. Ito yung sinasabi ko. Ang direct referral, tuloy-tuloy. Ang pairing natin, tuloy-tuloy din. Sa ibang company, ang pairing nila, one time. Pumasok, isa sa left, isa sa right, pairing. Wala, tapos na. Yung dalawang pumasok, hindi ka nakikita doon. Kasi kinikita yon doon sa package. Hindi naman bibili ng package uli yun eh. Pero sa atin, yung dalawa na yon pag nag-recruit, nag-pairing, umabot ang 1,999 yung left, 1,999 yung right, may pairing ka na naman na 1,800. Tuloy-tuloy ito. Yung direct referral, tuloy-tuloy. Yung pagtanggap ng pre-product, tuloy-tuloy din yon. Ngayon, kung hindi nyo pa ako masyadong naintindihan, tanongin nyo si upline nyo kasi napakaganda nito. May example na siya, no? Pairing na to, ha? May left and right na. Left and right, binary points, 600 ang pairing mo. Ito pa maganda, may reward points pa tayo. Walang company nagbibigay niyan. Itong ARIF subsidy, ito yung iniipon para umabot ng 9,980. Para tumanggap pa ng product, para may direct referral, para may pairing na naman. Yung pag pumasok sa left, 3 binary points. Sa right, 3 binary points. 1,800 yung pairing. 750 yung reward points. 150 yung ARIF subsidy. Ngayon, para mag-qualify dito, merong qualification, isang direct recruit, kahit starter pack lang. Okay?
Huwag kayong mag-spill over sa downline nyo na wala pa siyang direct report kasi hindi makikredit yung binary points ng spill over sa kanya. Ganun din kayo nung mag-3 account kayo. Huwag nyong spill over yung 2 and 3. Gawin yung sponsor yung 2 and 3. Tsaka kayo mag-spill over. Question? Itanong kay apply. Okay? Mm-hmm. Yung mang recruit na qualification, one time lang yun. Kahit na starter pack lang yun. Kahit inactive na yun. Basta meron ko lang isang recruit kasi requirement ng FD, ng ano yan ng Direct Selling Association, ng DSAP. Okay? Ito ang other example. Pumasok sa left, 3380. Sa right, 3380. 600 ang pairing mo. 250 reward points, 50 RF subsidy. Pumasok sa right, 9980. Sa left, 9980. 1,008 ang pairing mo. 750 reward points, 150 RF subsidy. Ngayon, may kasong ganito. May case na ganito. Pumasok sa left. Oh, tatlong starter pack. One binary point per starter pack. Diba? 3 yun. Pumasok sa right. Premium pack. Isa lang. Premium naman. 3 binary points. Pero yun, may 1-8 ka. Eh, paano kung pumasok dalawa lang armon sa kabila? Starter pack. 1 binary point. 2 binary points lang yun. Pumasok sa kanan. 3 binary points. Premium. O babangga pa rin yun. 2 binary points. Sa 2 binary points, meron kong 1-2. Yung natirang 1 binary points, carry over mo the following day yun. So, hindi yun nawawala. Ngayon, meron tayong maximum income. Kaya mas maganda yung ating pairing ay yung ating entry doon sa mahayos entry, no? Kasi pag ang income mo ay starter pack ka lang nag-join, pwede ka lang kumita ng 4,800 per day or 144,000 per month. Sayang. Kasi baka abort mo 10,000. Eh, tanggapin mo lang is 4,800. Nawala yung 5,200. Unless ma-upgrade ka sa premium. Pag premium, 14,400 per day, 432,000 per month. Ay, grabe, no? Achiever, ito yung ano kang tatlong recruit na direct, isang 6,000 na benta, achiever ka, 15,600 per day, 468,000 per month. Rising star, 16,800 per day, 504,000 per month. Itong master, 19,800 per day, 594,000 per month. Kung mag T3 accounts pa tayo, times 3 yan, that's 1.8 million, isang buwan. Alam nyo, kaya ako hindi bumibito sa industry ng MLM eh. Kasi ito lang ang negosyo na kita ko na, hindi naman ganun kalaki yung capital mo. May freedom ka pa, no? Pwede kang kumita ng million sa buwan. Kaya suggestion ko, 3 account kayo, no? Pag structure, magtanong kay apply para maayos. Okay? Meron po tayong peep pair dito. Oh. Ang peep pair po, pagka nag-join ka lang, starter pack ka lang hanggang sa rising star, may yung peep pair mo, yung 1, 2, 3, 4 na pairing, cash makukuha mo, yung panglima product, yun yung peep pair. 6, 7, 8, 9, cash pa rin, yung 10 mo is product. Kaya trabawin natin maging master rank. Kasi pag master ka na, wala nang peep pair. Okay? Cash na lahat makukuha mo. Pero naman yung reward points natin at saka yung RF subsidy, hindi nababawasan yon. Yun lang pairing. Okay? Punta tayo sa susunod. Fourth way to earn, repeat sales commission. Ito po yung unilevel. With compression tayo, ha? Hindi masi-zero kasi kung walang production yung first, second, third level mo, yung fourth, fifth, pumapanik yun na nagiging first level mo. Tapos gusto ko yung maintindihan nyo, itong unilevel, meron itong maintenance. 250 PB. Bilin nyo yung empty factor, eksaktong 250 PB yun. May balik sa inyong 400, so 1,100 lang nalabas mong pera. O kaya yung sabon. Limang sabon lang, kasi yung sabon is 50 PB. Compute kay upline. Ang maganda po dito, kung kailan ka nag-maintain, doon ka bibili. Let's say, nag-maintain ka ng 15 ng Abril, sa May 15, doon ka huli mag-maintain. Tapos maganda pa yung pagbili mo ng product. Pagbibili ka ng product 250 PB, tapos bibili ka uli, hiwalay mo lang yung resibo, next month, ano ka na rin, maintain ka na. Tanong mo rin kay upline kung paano yon. Okay? Ito yung sample natin sa Unilevel. Pag nag-join ka lang ng starter pack, sino yung mga nag-join ng starter pack dito? Kung ako sa inyo, ayoko mag-join ng starter pack. Bakit? Kasi 7% ka lang. Ang maganda naman dito, hanggang 10th level na yon.
Kasi yung ibang company, pagka bababa entry, hanggang third level lang. Pag mataas entry, hanggang 6. Pag yung malaki, pinakamalaki entry, hanggang 10. Sa atin, diretso ka agad. All the way from 10th level. Pag premium, 8. Pag rising star, 9. Pag master, 10%. So, tandaan nyo, 10% yung master rank. Yung premium, 8. Okay? So, i-goal natin na tumaas yung ating rank para makuha nyo yung maximum income na 10%. Ito yung chart natin. Tingnan nyo mabuti, no? Yung mga guests namin ngayong gabi. Ang pag-re-recruit, very powerful yan. Kasi kung yung example natin, yung first level nyo, kung apat yung recruit mo, at yung apat na yan, nag-duplicate, nag-recruit din ng tiga-apat, 16 na yan eh. Yung 16, kuha ng apat, 64, 256, 1 ton. Pagdating sa 10th level, 32,768 na yan. Ganun kabilis ang duplication. Yung sample sa chart, nag-maintain lang sila ng 250 PB each. Ang chika nyo, 1.6 million. Take note ha, hindi porke, baka isipin nyo, porke nag-join kayo ng company natin, pwede na kayong kumita na malaki. Didepende yon. Sa trabaho, wala kayong trabahong ginawa, wala kayong kikitain. So recruit ka, tapos tulungan mo yung recruit mo dumami. Tapos meron din tayong reward points. Merong reward points yung binary. May reward point din tong ano, yung ating tong ating unit level. Okay, kita nyo? Ngayon, gawa tayong example. Yung ating kape, 50 PB. Yung sabon, 50. Yung empty factor, 25. Yung dir placenta, 1,000. Pag assuming na ikaw ay master rank, 10% ka doon. Ang laki ng kita. Bakit? Kasi mataas yung PB natin. Yung coffee is 50. Lahat na nakita kong MLM company, yung coffee nila, 5 nga lang ang PB. Meron 10. O magkano 10% mo ng 10? Piso lang kitain mo. Sa atin, 10% ng 50 PB, 5 piso. Mag-isip kayo, no? O kumbaga, medyo huminto kayo ng konti. Imagine nyo, yung downline nyo dumadami. Bawat member ninyo na bibili ng kape nandun sa Bisaya, Cebu, no? Dumaguete, Bacolod, Iloilo. Kada biling kape may 5 piso pa. Kada biling sabon may 5 piso pa. Pag bumili ng entry factor, 25, 250 PB, yung 10%, 25 pesos, lalo yung dir placenta, 1,000 PB, 10%, 100. Bawat bibili ng dir placenta, may 100 ka. Kung 1,000 bote ang nabenta, meron kang 100,000. Kung 2 bote, meron kang 200,000. Kung 2,000. Kung 3,000, meron kang 300,000. E 3 account ka pa. Pwede maging times 3 yun. Yun lang, 1,000,000 na eh. Mag-open ng Nigeria, sipin nyo, isang sabon, pag ang gumamit nyo yung Nigerian, isang sabon, 1,000,000 lang, isa laki ng katawan nun. Kukita nyo. Napakalaki nito, sa totoo lang, unlimited income to eh, plus yung binary mo pa, so, trabahoy lang po natin to, trabahoy natin, kasi matindi repeat purchase nito. Yun yung level bonus ko, ang laki. Ito yung last po natin, yung ating PIP way to earn, Masters Club Pool. Anong qualification nito? 7 direct recruit, 75,000 personal purchase or benta or 100,000 yan after ng promo. Paano siya, anong mechanics? Lahat ng magme-member, mayroong naka-allocate na kinukuha ang company. Kasi nag-member ng starter pack, yung 3,380, kukunin doon 25%. Yung premium pack, 75%. Lahat ng bibili ng product, 10% sa PB. O PB, 50, sabon, 50, kape. O 10%, 5 piso, entry factor, 25 pesos. Dir placenta, 100. Lahat yan, pagdating ng end of the month, paghahati-hatian niya ng lahat ng qualify. So, ganda, di ba? Yung stock is automatic. Ang account niya, master rank na. So, yun yung business natin. Ano po? Ngayon, paano tayo mag-decision ngayon? Yung mga guests namin ngayong gabi. Yung mga member na din. No? Ang buhay po natin is a product of decision that you made.
May mga bagay na pag nag-decision ka, hindi mo na mababawi. Mag-aasawa kayo, magpapakasal kayo. O pag kinasal na kayo, hindi na ganun kadali. Walang divorce sa Pilipinas. Pupunta kasi ibang masa, magtatrabaho kayo. Pag nakasakay na kasi aeroplano, ay depende kung ilang taon yung contract nyo doon. At yung decision mo ngayon, yung papasukin mo, kasi nagtatrabaho ka, pwede ang epekto niyan habang buhay mo na. Sabi nga ni MJ DeMarco, your choices are made in a moment and yet their consequences transcend a lifetime. Ano ba yung ino-offer ng company sa atin? Sa pagbili mo ng package, 3,380 or 9,980, unlimited income, solid yung negosyo yung ino-offer sa atin. Tumanda na po ako sa negosyo na to. No? Hindi kahit anong i-offer niya sa akin, hindi ko sasalihan 'yan. Kasi alam ko na tong negosyo na to, napag-aralan ko to, ba't ako iba pa ng linya. Sarap ng buhay ko as a networker. There was a time na nagpunta ako ng Kabanatuan, nagtago ako ng 2 taon doon. Huwag niyo nang alamin kung bakit. Yung bonus ko doon sa isang company na active ako nung time na 'yon, every month meron ako 1.5 million sa bangko. 2 taon akong hindi sumilip sa opisina ng MLM company na 'yon. Kasi na-build ko yung organization ko. Yun ang maganda sa negosyo na to. Kahit tumigil ka, hindi naman titigil yung downline mo. Kasi pag tumigil downline mo, wala ka ng kita, di ba? Tumigil ako, titigil ba yung mga downline ko? Hindi, kasi kumikita sila. Pagkasakit ako, namatay ako, mamatay ba rin yung mga downline ko? O di ba, ang ganda ng negosyo? Nakakatulong pa tayo sa mga taong may sakit. Nakakatulong pa tayo sa kanila na magkaroon ng magandang income. Matupad yung mga pangarap nila sa buhay. Sabi nga ni Henry Ford, if you always do what you've always done, you'll always get what you always got. So, ikaw na nakaupo dyan, ano po? Hindi ikaw, yung katabi mo. Pag-isipan mo itong mga pinag-usapan natin. Maging open-minded tayo, kausapin niyo yung apply niyo, nag-invite sa inyo mamaya. At yung mga umaten dito ng seminar, yung mga members na natin, pag-isipan nyo din to, hindi tayo tumatanda, hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Marami pang pwede mangyari bukas, makalawa. So dapat mag-decision tayo ngayon. Hindi bukas. No? Kita nyo po, mga testimonials natin, si Dina, na-stroke siya, yung kanyang kanang balikat, kanang kamay, hindi niya maitaas yan. Ang sugar niya, 300. O ngayon, 90 plus na lang sugar niya. Natataas na ngayon, umiikot sila ngayon. Isipin nyo, Dina Alon na yan, ha? Pumunta kayo sa buong Bisaya, Davao, walang hindi nakakilala kay Dina. Yung mga na-recruit niya na mga leader na magagaling, hindi naman nagtrabaho yung iba. Pero dahil nakakaintindi siya, anong ginagawa niya ngayon? Kumuha siya ng driver. Pagsama siya ng 2 leader niya, umiikot sila sa buong Cebu. Pag-start na sila last week, o araw-araw may pay-in sila, nag-gasolina sila, binabayaran nila yung driver ng 700 sa araw, libre pagkain. Gasolina nila, 1,000, 2,000, gumagastos sila. Umiikot sila. Yun, back to basic. Kasi nakita niya yung product, napakaganda. Si Robert, kaibigan natin din yan. No? Diabetic siya, nung, since 2007 pa. Ngayon, normal yung kanyang blood sugar, 107. Itong si Miss Yunus, yung gallstone niya, schedule for operation, November 13, 2021. 2.2 centimeter. Pag inom niya ng product, December 28, 2021. No? Isang buwan lang mahigit yung gallstone niya from 2.2 centimeter down to 0.25 centimeter. 88.7% yung liliit niya. Hindi na siya nga nag-opera. Nakita niyo kung walang fulgent na product, di inopera siya. Pag inopera ka, hindi mo alam ano pwede mangyari sa'yo. Gumastos ka pa ng malaki. Di ba ang ganda na meron tayong produktong ganito, nakakatulong tayo sa kapwa natin? Si Mr. Alfredo Kanya Biralo, nakaupo, hindi makatayo. Kung wala yung MK factor, hanggang ngayon, nakaupo pa din yan. O di ba ang saya? Di ba kayo masaya na pakiramdam nyo na meron tayong natutulungan sa health nila? Si Hector, arthritis, yung nagnanam yung mga kamay, no? Okay na. Si Miss Justin Lopez Opaco, yung menstruation niya, every time meron, problemado siya. Ngayon, ang sarap na rin ang pakiramdam.
Si Miss Alicia Morco, pa ECG, normal na. Di ba? Ganda ng result. Ito yung sa akin, yung bleeding ulcer ko. Dugo na yung pupo ko, ha? As in, walang solid na pupo. Dugo. May itim. 8 days lang, nag-normal. Hanggang ngayon, di na siya bumalik. Ang tagal yun, ha? Isang buwan kalahati ko yun na iniinda na masakit yung tiyan ko, maap din sikmura ko, kakain ako, gutom ako, masakit. Yun. At kano, sumuka ako nung may dugo. Kaya nabukasan nyo, nagising ako ng madaling araw, alas 4 madaling araw. Nasusuka ako. Pag suko ka ko, ulit, champurado yung suko ko. Tinanong ng doktor yun, eh. Ay, ano yun, ano, bleeding ulcer. Yun daw unang symptoms. Ngayon, okay na. No? Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo to, no po? At least, may oras pa tayo. Ito yung mga na-achieve ko. Nag-join ako ng industry na to, MLM industry, from zero, from rug. Nakuha ko to, itong bahay na to sa Metro Gate, Tagaytay. Nung binili ko yan, ay is 4,700 per square meter, 2002. Ngayon, 27,000 per square meter na yan sa Metro Gate, Tagaytay. Ito yung mga na-achieve ko sa buhay ko. Lahat yan. Marami pang wala dyan. Ang naging sasakyan ko, may 20. Ito yung bago kong sasakyan. Test ito dito ngayon sa ano, proud to announce na kabili ako ng isa pang sasakyan, yung Mitsubishi Expander. Yan yung ginagamit pag ikot-ikot. Kasi maliit lang sa traffic. Pag malayo, yung Montero. Nakita nyo? Bago lang po yan. Itong bagong sasakyan. Kaya kung nagawa namin yan, yung mga 0-1 na nandito, mga leader nyo, alamin nyo yung mga buhay niya, nagaganda ng buhay niya. Kahit hindi na yan mag-networking, pabubuhay na yan. Pero nandito pa rin sila kasi gusto nilang makatulong sa mga kapwa natin. Okay? Maraming salamat po. Diyan na lang po natatapos yung ating presentation. Gusto ko pong ibalik yung ating ano, Sir Joe. Kayo na po yung ano, mag-take over nung ano, nung ating Zoom. Okay. Sige po, sir. So thank you so much, Sir Arman. Thank you po. Napaka gandang presentation. Sa ngayon po, if we have testimonials sa business ba o sa products, then welcome po mag-share. Meron po bang volunteers? Kung sino dito ang mag-share about the products or sa business? Okay. Sawagin niyo po si Mark Kadagat. Pwede siya mag-share about sa online sharing niya. Oh, Mark. Madagat. Sir. From Bacolod. From Bacolod. Hi, sir. Welcome po. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening po, sir. Good evening, everyone. Regarding dun sa, no, sa napakagandang business to si Fulgent kasi ang galing ako doon actually sa ano sa isang stem cell na mahal. kaya ako nagustuhan si ano, nag-work ba ako doon? Kaso nung present sa akin yung system nito, nagandahan ako kasi nga nakita ko yung e-commerce na side ng business plan, yun yung nagandahan ko kasi komportable ako na gawin yung side na yon kasi parang ano ko yun eh, nang linya ko siya eh. So yung comfort ba na kahit nasa bahay ka lang, gawin mo yung negosyo, pwede mo siya magawa kahit walang labasan na ng bahay actually. Ako kasi nag-run ako ng Facebook ads. So, spending money sa Facebook ads, pero yung result maganda. Kasi nga, pag nag-run ka ng, pag i-work at mo yung business side sa e-commerce, kasi may ano eh, may every product ng company is may mga unique replicated links. Yun yung kagandahan nito. So, pag nag-post ka o nag-share ka sa Facebook or nag-run ka ng ads o saan mo i-drop yung mga clients mo, basta using your unique links, pag bumili sila doon, counted yung commission sa'yo.
Yung maganda pa dito, hindi ka naman yung ikaw, yung mag capital ng inventory mo or stock mo para i-work out yung e-commerce, kasi yun yung ano eh, yung pag nag-e-commerce ka, yun yung ano eh, burden the capital, the inventory side, tapos yung ikaw pa yung papak, tapos meron pa mga RTS, return to sender, yun yung hindi mo maiwasan eh. Dito, kagandahan, company na lahat. Magmamarket ka lang, i-encode mo lang sa system. Company na bahala mag-deliver sa customer mo. Once na deliver na sa customer mo yung product, pag na-verify ni company yung payment ni customer, magre-reflect na doon yung commission mo sa ano mo, sa account mo sa Fulgent. Ito yung kagandahan ng business ito. Very convenient siya gawin, kaya nagustuhan ko. So far for 2 months, kasi na nag-start ako ng January 25 pag nag-focus ko siya nang mag-run ng Facebook ads. So for 2 months maganda yung result. Every day halos may benta ako sa Facebook ads lang. So imagine kahit nasa bahay ka lang, i-compete mo siya like for example if you're working sa employment and then you earning a minimum wage lang. Dito, kahit isang bato lang, imagine, nag-work tayo, actually nag-work tayo for the purpose na we have to earn money. Dito, kahit magbinta ka lang ng isang bottle, 1,500 ka na, nasa bahay ka lang. Imagine, using your cellphone lang. So, the whole day, yun lang, makaharap sa cellphone, mag-enjoy ka din, kasi, imagine, madaming tao na mag-share sa'yo ng kanilang mga ano, yung mga LSS, tapos matutulungan mo. So, parang fulfillment din sa akin na mag-share sila sa akin, tapos share ko sa kanila yung product, tapos may nag-take sila ng product, and then give me back ng mga testimonies nila na magaling yung product. So, nakaka-help yung product. The same time, maganda yung business. Kaya ito yung nagustuhan ko. So, yun lang yung share ko, sir. Thank you, Sir Mark. Sir Mark, okay ba sa'yo? Kasi mas prefer ko na ang mag-conduct ng online selling training o FB marketing ay yung actual na gumagawa. Kaysa yung mga, mayroon diyan mga magagaling na trainer sa online selling kung paano yan yung FB manager ads. Pero wala naman silang actual na experience. Magaling na mag-training. At least ikaw, may maipakita ka during the training na kata paano, even if you just started, maipakita mo na you are making money talaga sa online selling. Pero mahiya ako siguro, sir, kasi hindi ako kagalingan. Pero, yeah, I know. Pero ang ipakita mo lang, sir, yung basic lang na steps kung paano mo ginawa. Pwede din, sir. Okay lang ba sa'yo? Pwede. Okay. Ikaw ba yung downline ni Arman? Yes, sir. Okay. Okay ba sa'yo next week mag-schedule ako ng training for online selling? Ang ano lang, sir? Basic lang, sir. Oh, basic lang. Basic tayo. Some replicated links to Facebook page, yes. To Facebook ads. Yun na siguro yung ano. Need mong mag-ano ng business manager? Mag-create? Business manager for Facebook ads? Facebook ads. Meron ako eh. Anong gamit mo sa online selling mo ngayon? Through business manager or boosting lang talaga? Business manager, sir. Detailed targeting talaga. Okay. So, yun, sir. Turuan mo kung paano mag-set up ng business manager. Pagkatapos, yung actual na po-post at pagbo-boast nung product. Oh, kasi actually hindi ko pinopromote yung boosting eh, kasi yung boosting parang awareness lang ba siya. So sa detailed targeting doon talaga ka makakuha ng conversion. Detailed targeting. Yes. Mm-mm. So okay ba sa'yo, sir, on Thursday next week? Sige, pwede, sir. Sige, ako na bahala sa'yo. Pang Starbucks. Sige, sir. Mga ano? Nag-conduct na sa akin yung sir eh. Nag-conduct na kami ng online.
training. Okay, can I have your pwedeng kunin ko kay Arman yung number mo? Sige sir, pwede sir. Sige sir. Okay, wala tayo ng GC ni Sir Arman. Pa. Ng GC, create na lang tayo sa Messenger ng GC ni Sir Arman para. Yeah, sige, sige po. Sir Arman, paki-create ng GC. Apo, sige po. With para Sir Mark, ang tatlo. Ang ano sir, kasi mas, para sa akin, mas gusto ko talaga yung mag-handle ng training, yung gumagawa mismo. Sige. Kasi marami dyan, magaling na trainer, pero pag tanungin mo kung siya ba'y bumibenta sa pag-online selling, wala naman siyang benta eh. Magaling lang mag-training. Sa akin nagbenta pero hindi pa kalagyan pa yung ma-result, sir. Yeah, may result na. Pero kahit pa paano, halos araw-araw ka naman nakabenta, di ba? Yes, sir. Placenta ba ang pinupost mo? Placenta, sir. So imagine mo, araw-araw bumibenta ng placenta, that's 1.5 per bottle. When did you start? Nung March 25 ako, sir, nag-start ng mag-run ng ads, I think. March 25? March 25. Sorry, January 25. January 25. Tapos, halos araw-araw meron? Meron din minsan na wala. Pero, nakukover din kasi meron tag-apat. Meron minsan anim. May araw na apat ang nabenta mo? Meron nga anim eh. Anim. Isang araw lang yon. Yes. So, sir, may mga ano pa yan, 9,000, sir? Ano? May mga nare-recruit pa siya, sir, online. May mga nare-recruit pa siya. May mga ano din, nag-join din ng premium account. Kasi may na-market ko sa kanila ng ano eh, like for example, if you want to have a cheaper price ng collagen placenta to avail discount and to avail some benefits, pwede ka mag-member. Kasi ano mo siya eh, like for example, yung mga sakit, may na-market ko na kailangan mo siya ito take minimum at least 6 months yung product. So if you want discount or outright return sa'yo, kahit na binili mo siya at personal use, so pwede ka mag-member, yun yung minamark. Kaya yung iba, bumibili ng, ano, ng premium. Okay. So, you started January 25 at sabi mo, halos araw-araw na nakabenta ka. Kung may araw man na hindi ka na nakabenta, makuveran siya dun sa mga araw na bumenta ka ng 3, 4, 6 sa isang araw. Yeah. So, in other words, by average, you are selling more than 1 bottle a day. Tama? Yeah. Oh, see, we just heard from someone doing this business at sabi niya na-appreciate niya dahil sa Fulgent, meron tayong system, yung replicated website kung saan bawat isa sa atin, meron tayong unique na link sa mga products na naka-assign diyan sa'yo. Yan yung nire-ready ng system for our online selling na hindi ka na mangapital ng produkto. Sa ibang company kasi, kailangan mong bumili ng products para pupunta ka ng LBC, ipapadala mo. Maski COD mo pa yan, mayroong paso pa rin yung hindi kukunin. Magbabayad ka ng delivery fee. Tama, Sir Mark? Yes, correct. RTS yung tawag doon. No, RTS. Baga nag-order, pero bogus na buyer, wala namang intention na kunin yung bibilhin yung order. Pag deliver ng product, wala yung tao. Wala, doesn't care lang. So, ang product ay bumalik. So, with that, mapagastos ka sa delivery fee kasi babayaran mo yon. Sa Fulgent, walang paso. Kasi pag-deliver ng tao at sabihin ng tao, ayaw ko o wala yung tao, then wala lang. Wala kang babayaran. Wala kang babayaran ng isang sintimo. So, ang gagawin mo lang talaga, promote lang ng promote dun sa products natin. At sa naririnig natin kay Sir Mark, no? May experience niya sa online selling at sinabi niya hindi daw siya ganun dun sa mga trainers talaga. Pero sa tingin ko, mas okay na magte-train yung actual na nagbibenta. Kasi mas inspiring yon na maipakita mo sa audience na talagang you are selling. You are making money. So, sa bahay ka lang o saan ka man, aalis ka man kasi nasa cellphone mo lang yan, dun ka lang magninegosyo.
So saan mo kikitain yung 1,500 a day or even more, no? At lalo na kung lalo mo pang pagsipagan yan. Kasi pag lumakas yan, you'll be getting more admins. Tama, Sir Mark, no? Yes, correct. Pag palakasin mo ng gusto yung online selling mo, pwede kang kumuha ng mga admins mo na sila nang tagasagot kasi massive na yung campaign mo. And mayroon ako mga kakilala from my other clients kasi I'm doing MLM consultancy na talagang yung isang online seller, meron siyang hinire na 3, 4, 5, even more admins. At ang benta nila, buwan-buwan, grabe, abot ng milyon. So imaginein mo kung magkano sa'yo doon. So ito yung bagay na dapat nating i-venture kasi actually dito ka rin makaka-recruit ng marami. No? Hindi lang ito actually, online. Actually, Sir Joe, ma-attain natin yan sa Fulgen pag na-finish na natin yung website, like parang Shopify ba na yung website natin. Like pareho sa Shopify na meron doon mga testimony na meron, yes. Di ba meron na tayong doctor's video? Nandun na lahat. Kasi pag drop mo doon ng customer, kahit walang tanong-tanong na, mag-check out na doon. Kasi doon na lahat ng details eh. Yung testimonials, doon din isasalpak, no? Oh, like for example, di ba meron tayong reviews? I think mag-a-add lang tayo doon ng isang tab for testimony. Tapos meron tayong, like for example, meron tayong video na how to check out the sa website kasi mayroon iba na ano eh hindi ano sa website interface ng website, so mahihirapan sila minsan mag-check out. Like, sa pulit may demo tayo doon na video, na small video paano mag-check out. I-attach natin doon sa mismo sa katabi ng Fulgen Placenta na image at doon na din yung doctor's video. Parang wala ka wala na yung customer eh. Kasi doon na lahat na yung explanation eh. Okay, good. Good. Then at saka mga ano no, testimonials no? Yeah. Okay, note ko. Okay, can we book that on Thursday? Sige, sir. Okay, Thursday. At 7:30 pa rin po on Thursday next week. Member okay. Lang yan, sir, mga member. Po, member lang po natin. Pero mahihiya ko dun, sir. Baka may mga mas magaling pa dun sa akin. Hindi, sir. Sa totoo lang, sir. Ang magaling, sir, yung actual na nagbebenta. Sige. At saka, basic lang naman tayo. You may share some guidelines para hindi ma-reject yung ads nila, di ba? Yung basic, yung basic rules ng Facebook, pwede mo isi-share yon. Then, at paano mo ginawa? Ganun lang. Na una, nag-set up ka ng business manager. Paano mag-set up ng business manager? Yun na i-ano mo. Ipakita mo lang. I-topic natin, sir, doon na diretso sa Facebook manager? Or magsisimula tayo sa replicated links? Anong sa tingin mong mas effective? I think, kasi diretso tayo doon sa Facebook manager. Pag may iba din na hindi alam paano sila paano nila laruin yung mga replicated links nila papunta dun sa Facebook page nila and then to business manager, so di din lang magawa. Okay, ang gagawin natin, 2 modules tayo. Una, diretso tayo sa replicated website. Replicated website. Okay, pwedeng sabihin mo lang na ang requirement nito, gagawa ka ng business manager, pero yun ay second module. Sige. No, kasi baka mahaba, hindi kayanin sa oras. Oh, correct. Oo, medyo haba. Nung nagano kami ni Sir Arman, sobrang haba eh. Yeah, tama. So, hatiin na lang natin sa dalawa, sir. Then, I trust you kung paano mo ihatiin yung sa dalawa na ano. Ikaw nang bahala kasi ikaw ang mas nakakalam. I have to admit, hindi pa ako gumagawa talaga ng online selling and I'm even interested to do it myself. I think siguro, sir, doon tayo magsimula sa ano, replicated links and then the Facebook page para continuous ba yung ano, papunta doon sa Facebook ads. Sige, sir. Sige po. Ikaw ang bahala, sir, kung paano mo ilatag at anong ilalatag mo. Sige. Kung merong prerequisite na kailangan isi-set up to bago itong ano, pwedeng sabihin mo lang muna, then
ipasok yun sa second module. Sige. Okay. So, I hope na yung lahat ng mga nandito ngayon ay nakarinig doon sa usapan namin about online selling. Si Sir Mark will be sharing with us yung basic na steps kung paano ginagawa. Kasi si Sir Mark, siya ay gumagawa na ng actual na online selling at base sa experience niya, napakagaan gawin yung negosyo. Dahil hindi ka na kailangan pumunta sa company o mag-order sa company ng products. No? Maski sa mga taong nasa abroad, pwede niyong gawin yan. Kasi ito target nung naman kung ano yung location, sino yung audience mo. So you could do that maski nasa abroad kayo. And while you are working in Hong Kong man, Dubai man, kumikita kayo, no? Kumikita kayo. In fact, pwede pa nga eh. Account, yung link ng anak mo ang gagamitin mo. Then may access ka naman sa account ng anak mo at malalaman mo kung magkanong retail profit niya. Baka hindi mo na kailangan magpadala ng pera no, sa pamilya mo kasi yung asawa mo, for example, link niya ang sinishare mo at nakita mo this month si YP kumikita ng 60,000 sa retail profit. So pwede hindi ka na magpadala. Sabihin mo, may 60,000 ka na dyan ha. Link mo ang ginamit ko. Ganon. So magandang ano talaga to, maraming mga tao kumikita sa online selling. Doon sa business ko, meron akong shop sa Bacoor, Dasma. May mga customers ako na nakita ko yung isang guy. Actually siya nakapansin sa akin. Sabi niya, "Ay sir, hello." Hindi ko siya na ano. Yung sabi ko, "Saan tayo nagkita?" Yun pala sa isang client ko na MLM company. Then tinanong ko siya, magkanong, kumusta, naka-build ka ba ng network doon? Sabi niya, kukunti pa daw, nasa 6 something lang yung downlines niya. So I was expecting na hindi siya kumita. Pero nung tinanong ko, siningitan ko pa rin, just for the sake of asking, para mag-engage. Then sabi ko, kumikita ka na ba? Sabi niya, may mga average, hindi ba baba, 120,000. Doon ako napuzzled. Kasi sabi niya, ang downlines niya, ganun lang. No? Pero ang earning niya, 120,000, hindi bababa, buwan-buwan. E yun pala sa actual na online selling niya. At yung mga downlines niya, tinitrain din niya na mag-online selling. So kumikita siya, di bababa ng 120,000 sa online selling. Sa'yo, Sir Mark, magkanong average mo sa ngayon? Isang buwan. Mga 40 plus, sir? 40 plus. Good enough. No, saan mo hanapin yung 40 plus sa isang buwan? Okay? So, yung imaginein mo, ang bata-bata pa nun, 23 years old. At meron din in that same company, nag-usap kami dun sa presidente nun, sabi niya, this guy, tinuro niya sa akin. Ang kinita nung guy na yon, nasa more than 200,000 a month, yun ay kita niya sa online selling ng mga downlines niya. Diba? Bawat benta per battle. Like si Arman, for example, kumikita yan. Bawat benta ni Mark ng 100 pesos per battle ng placenta. E paano kung si Arman, meron siyang 100 na mark under him, down to his 10 levels. Kung 100 per battle ang kita ni Upline, okay, at meron siyang 100 na tao na nag-online selling na kabenta ng isang battle at least a day. So 100 times 100. Magkano po yon? That's 10,000 a day. So you train your downlines also to engage in online selling. Imaginein mo, in, yung guy na binanggit ko kanina, kumikita ng 200,000 plus sa online selling ng mga downlines niya. Ito ang power or strength ng Fulgent. Dahil hindi lang tayo umaasa sa network build-up. May mga taong mahina sa network build-up. Pero dahil meron tayong advanced system no, na ganito, na matulungan ng lahat, na hindi ka na mangapital ng products, magawa mo ito maski na sa abroad ka, okay? Wala nang logistics involved kasi ang company magpadala ng product
at ma-auto-credit yung PV, ma-auto-credit yung retail profit mo. At napatunayan ni Mark yan na talagang andun umaakyat sa kanya yung income. Maganda siya kasi hindi lang loose product, hindi lang premium accounts, pati nung last ano, yun yung sinar ni Sir Arman na meron ko nakausap na mag-stockies. So tomorrow or Saturday daw siya punta ulit ng office. Great. Sa ano din yun, sa Facebook ads din yun. Pumunta siya ng office, kinausap niya Sir Hubert. Okay. Tataga saan ka ba, Mark? Bacolod, Sir. Bacolod. So sa Bacolod ka ngayon? Okay, good. Thank you, Sir Mark, ha? Nakabook ka na Thursday next week? Sige, Sir. Sige po. Then mag-ano lang tayo ni Sir Arman. Sir Arman, paki-ano ng group chat nating tatlo. Apo, sige, sige, Sir. Kamusta po tayo? Thank you. Last ano, kailan ba 'yun nung nag-ano si Sir Fidel, no, nag-share siya ng bagong testimonial ng isang batang Malaysian kasi dami tayong members sa Mindanao na share yung product sa neighboring country, no, Malaysia, malapit lang doon, Santawid lang. Bata na may stage 4 cancer sa liver. Malaki yung tiyan. Para din case nung, same case nung isang adult sa Zamboanga na meron ding sakit sa liver na parang 9 months na pregnant. Then yung batang yon, ang gamit niya ay yung ating Fulgent placenta. At sabi sa ngayon, yung bata, nag-normalize na yung tiyan, hindi na malaki, lumiit yung tiyan at naglalaro na yung bata. Imaginin mo, yung mga natulungan natin, same case din yan sa isang adult, no, doctor mismo yung nagpipresent nung testimonial na yon, na 9 months pregnant, parang ang tsura ng tiyan, no, lalaki yon. Isang battle nga lang ang pagkarinig, pagkaalam ko dun eh. Isang battle ng placenta natin. Lumiit din yung tiyan. Nag-normal yung tiyan. Meron ding case, yung, I don't know kung na-share ni Sir Arman kanina, yung ilang years na siyang reactive yung kanyang hepatitis B. Then after taking our products, on the 3rd month, nagpa-check up siya sa doktor for the first time. Imagine mo ilang years yon at ulit-ulit na check up for the first time, naging non-reactive yung kanyang hepatitis B. Talagang very potent. Ilan din sa mga cases na diabetic na bumaba talaga yung blood sugar. At ganun din sa case ng mga may gout, arthritis. Dami tayong mga kakilala. I for one, yan ang isang malaking problema ko talaga. Meron akong gout na paulit-ulit umaandar halos every 2 months. Sa awa ng Diyos, hindi pa bumalik at sana hindi na. And I believe, hindi na babalik as long as tuloy-tuloy ang gamit ko ng products natin. Yung mga may sakit sa puso, no? I have irregular heart rate. Sa awa ng Diyos, regular na. At meron din tayong isang testimonial din. Yung result ng ECG niya, regular na rin. At yun naman din ang sinasabi ng ingredients kasi kung basahin mo yung muscadine, talagang napaganda sa puso yan. Yung magnesium, kasi bawat cell ng katawan natin, kailangan ng magnesium for it to function. Kaya yung ingredients ng products natin talagang, dahil quality siya, potent siya. No? At magpasalamat tayo sa Fulgent, kasi yung products natin, pwede naman talagang ibenta ng mahal. Sana kung gustuhin ng company. Pero hindi yan ang values ng company na tutubo ng sobra-sobra. Sa atin na sa presyong ano, tama. Kaya, in fact, daming nung una, nagtaka na yung placenta natin ay ganun kamura, 1/3 lang dun sa established na counterpart. Pero very potent ang sa atin. Ilan yung nagsasabi, di ba, user sila nitong brand na ito. Pero hininto nila kasi sobrang mahal, wala namang nangyari pa so far. Siguro, hindi sapat ang isang battle. Pero sa atin, isang battle lang, ang daming testimonial. Isang battle pa lang, no? Lumabas yung resulta talaga. Dahil yung technology na gamit natin, yung lyophilization, sa placenta,
tinanggal na yung tubig, niretain lahat yung mga nutrients doon, yung mas, anong meron doon sa placenta, na yun yung makatulong sa katawan natin. And 200 milligram of that. So, potent siya kasi highly concentrated. Yan ang pagkakaiba. Highly concentrated siya. No wonder it's very potent. Kasi kung idagdag mong tubig dyan sa 200 milligram, baka abot yan ng 2,000 milligram sa isang capsule. Pero tinanggal yung tubig. Kasi ang dami naman tubig sa gripo. Niretain yung ano yung nutrients doon, kung ano yung meron sa placenta. Yang sa atin 200 milligram pa, hindi lang 100 milligram. Yung placenta alone. Plus the other ingredients. Kaya umabot siya ng 700. So hindi na siya ginawang 1,000. Kasi yung placenta alone, kung hindi tinanggal yung tubig, makaabot yan ng 2,000 plus milligram yung placenta alone. Kasi ilan lang matira kung tanggalin mo yung tubig sa placenta. Kaya yung technology natin, napaka-advanced. Na pwede naming ipresyo yan ng mas mataas. Pero hindi natin ginawa yon. If ever man na magpresyo tayo ng ganon, yun ay dahil kailangan na kung mag-increase yung supplier. Yun lang i-cover natin. Pero manatili pa rin mura. Maski very sellable ang products natin. At dahil ang product natin is very affordable, no, talagang makapag-position tayo ng maayos sa market. Kasi tanggapin nila o hindi, ang price pa rin nagmamatter. But most of all, dapat ang products mo may resulta. Yun talagang pinaka-importante. Mahal man o mura ang produkto, pag may resulta yan, sasabog talaga yan, lilipad yan. So lalo na kung potensya may resulta at very affordable. So nasa atin na lahat yung factor na masabi nating no doubt ang product na ito will fly. At kung magsipag kayo sa online selling, dalawang fulfillment ang mararamdaman nyo. Fulfillment dahil nakatulong kayo ng marami. Ng maraming mga tao na like yung mga testimonials na narinig natin. Mayroon pang operahan na sana sa gallbladder. Hindi na natuloy, lumiit na yung bato. 88.7% ang na-reduce sa size ng stone. Daming testimonials. That's one fulfillment. Kasi isang taong matulungan mo, pabuong pamilya ang natutulungan mo. Kasi financially draining ang sickness. Mamulubi ka talaga sa pag magkasakit ka. Una, naging non-productive ka na pag may sakit ka. E paano kung ikaw yung ama ng pamilya, ina ng pamilya, e may sakit ka. Meron ka pang pinapaaral, may pinapalamon ka pa. Ano nyo ba yun? Kaya mahirap magkasakit. Kung nakatulong ka sa isang tao na may sakit, na imbis na pabalik-balik sa ospital, check up, gamot, ay natulungan sa products natin. Talagang fulfillment yun na hindi mo masusukat. Kaya ito, ang napagandang company hatawin, yung hindi lang pera ka, sa pera ka tumitingin. Dapat titingnan mo, ang ganda nito. Bakit? Yung binantahan ko ng product, nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Kasi ang nangyari sa anak niya, o asawa niya, o kapatid niya, ay ganito. Di ba? Very fulfilling. That's very fulfilling. Kasi sa buhay natin, life is short. Ano? Pero with every day na dumadaan sa buhay mo, may mga nagme-message sa'yo, yung nakakabili sa'yo 3 weeks ago, yung nakakabili sa'yo 2 weeks ago. Sabihin niya na thank you Brad, nag-normalize ang blood sugar ko. Thank you Brad, di na ako nahihilo. Thank you, si tatay nakakatayo na, nakakalakad na. Thank you, si ganito, ang ganda ng resulta, ang ganda ng recovery niya. Di ba everyday, dama mo yung fulfillment, ang saya trabahuin. At ito pa, pangalawang fulfillment, kumikita ka para matulungan mong pamilya mo. Ang kahirapan ay naipamana, hindi lang ang kayamanan. But we have the power na ika-counter natin yung chain of poverty. Naipamana talagang kahirapan.
Pero yung taong may pangarap, may determinasyon at may commitment, sila lang yung may kapangyarihan na makakaputol sa chain of poverty na nangyari sa kanilang pamilya. Di ba ang ganda yung nung simula nung nag-fulgent ka, nakatulong ka pa, at pangalawa, na bago ang buhay ng pamilya mo. Na bago ka nag-fulgent, hirap ka maghanap ng pera pambayad sa renta ng bahay mo kung nagre-renta ka. Nung bago ka nag-fulgent, panay ka lang itong ulam nyo. No, palay ng gaya, paulit-ulit na lang yung ulam. Siguro naman, bilang ama o ina ng pamilya, no, maging masaya ka. Kung ang family, kumakain na may masarap na pagkain, may prutas, masustansyang pagkain. Yun naman talaga dapat. Eh, hindi lang magawa dahil kulang sa budget. Pero nabago mo pamilya mo. Pag magluto kayo ng ulam, ando na, may dessert, may sabaw, may main dish, dalawa pa. Diba? Mapaaral mo ang anak mo na hindi ka na mag-istorbo sa ibang tao, na mangutang tayo, maghingi ng tulong. Diba? Kasi mahirap maging burden din sa iba. Mayroon din silang kanya-kanyang buhay. Pero minsan nakaka-istorbo tayo. No? Then, may treat mo yung family mo, kakain minsan sa restaurant. Makapag-travel minsan, maski local man lang. Huwag na lang Europe. Makapag-Boracay man lang minsan, makapunta sa Baguio o sa ang isla man, sa Mal Island o sa Palawan. No? Picture of a happy family. Maganda na yung bahay. May sasakyan. Hindi naman mansyon. May paganda lang ng konti. No? Disente. Malinis. Then may maayos na sasakyan. Maabot po yan. Kayang-kaya po yan. I don't believe na hindi siya kaya. Kung may pangarap tayo at may commitment tayo. Andito na yung negosyo na pwedeng mangyari yan. No? Walang pangako dito. Walang sinasabi dito na you join Fulgent, yayaman ka. You join Fulgent, kikita ka. No. Join Fulgent, pinakita sa inyo na ito yung mga paraan para kumita ka. Okay? Pwede ka mag-online selling. Kaya mag-start na tayo sa Thursday sa online selling. Training. No? Training sa online selling. Basic na i-share sa atin ni Sir Mark, no? Kung paano niya ginawa kasi start na siyang kumita. No? So effective sa kanya. Then yung dapat ipakita natin yung commitment na mag-build tayo ng network. Kasi ipinakita sa ating BOP kung paano kumita. Na pag makapag-refer ka ng starter package, gumastos ka ng cellphone, minsan namasahe ka pa, pinuntahan mo yung tao. No? Kung starter package ang kinita, meron kang 338. No? Kung premium package, meron kang 998 pesos na referral bonus. Tapos ang matching doon, 600 sa starter pack, 1,500 sa premium pack. Alam niyo po ang mangyari sa inyo dyan? Ganito lang po ha, ipipicture niyo lang. May pangarap ka. Naunawaan mo yung negosyo. Kaya nagbibuild ka ng network. Kasi nakita mo sa presentation na ganito, per matching, itong kita. So nagbibuild ka ng network. Pag mag-repeat sales, bawat product may umaakyat din na commission sa'yo. So as you build your network, sa tingin mo ikaw lang ang may pangarap, yung inimbita mo, dumaan din sa training na dinaanan mo. Nakita din niya kung paano kumita. At siya din ay magbibuild ng network. At hindi mo yun mapigilan. Sa araw na may sakit ka, God forbid, no? Kung may sakit ka, hindi humihinto yung mga downlines mo sa under you. Tuloy silang nag-build ng network. At palaki ng palaki yan. Imaginin mo, just one package sale sa left, one package sale sa right. Kung starter, 600. Kung premium, 1,800. Darating ang araw na una, start yan pa isa-isa, pa dalawa.
Then later on, 5, 8, 10 pares sa isang araw. 11 pairs sa isang araw. Kaya 19,800. Saan mo hanapin? Sabihin na lang natin 5 pares. Magkano po yung 5? That's 9,000 sa 1/8 na pairing. 9,000 pesos. Sino magbigay sa iyo ng 9,000 pesos sa isang araw? Hindi na po hihinto yan. Kasi ang kagandahan sa network marketing, ang direksyon niya ay hindi paliit, palaki. Ang tawag ng geometric growth. Plus, meron ka ng tindahan. Yun yung sa Unilevel. Tindahan na ang size ng tindahan nakadepende sa lawak ng network mo. Di ba sa tindahan, yung may sari-sari store ka, ang market mo, yung mga kapitbahay mo, okay, yung mga taong dadaan dyan. Pag bibili sila, may tubo ka sa bawat produktong binibenta mo. Pero nagbabad ka doon, hindi ka makakaalis minsan ng bahay, walang bantay yung tindahan. Gagastos ka ng kwadrado, kuha ng karpintero, initial stocks. So, andyan, babantayan mo yan. E dito, wala kang isi-set up na pwesto. Wala kang taong pasahuran. No? At hindi uubos ito ng oras mo. Kasi ang company ang magbebenta para sa'yo. Lahat ng mga downlines mo, sa ang sulok man yan sa mundo, sa Batanes, sa Tawi-Tawi, sa Palawan, sa Baguio, sa Hong Kong, sa Bahrain, sa Nigeria, kung saan man yung downlines mo, pag bibili sila, pasok sa tindahan mo. Kaya unlimited income potential in the sense na nasa'yo. Kasi there's a big difference kung nag-direct ka lang ng dalawa. Kung nag-direct ka ng dalawa, ang base ng geometric growth mo, 2. Pero kung nag-direct ka ng 20, ang layo, di ba? Ang base ng geometric growth mo, 20. Both sa binary at sa unilevel structure. Kaya kung ang 2 ay pwede kang kumita ng 50,000 a month pag lumaki yan, how much more ang 20? Di pwede kang kumita ng 500,000 a month or more. Kaya nasa'yo. E paano kung masipagan mo pa? 50 ang pinasok mo. Pupwede ba yun? Pupwede po. Hindi sa pagmamayabang. Nung unang salang ko sa network marketing, pupunta lang ako ng office pag may pay-in ako. Ang dala kong pay-in, 16. Pagmamayabang ko yan. Kaya yung upline ko talagang pagkatapos kong mag-pay-in, 16, makiusap sa akin, ma-plus out siya eh. Ang maximum namin na pairs noon, 10 pairs lang sa isang araw. Kaya sabihin ng upline ko, pagkatapos mo diyan, lagay mo sa sasakyan yung ano, yung mga packages. Kain tayo, pinapakain niya ako beefsteak, yung isang plato. Nung time na yun nasa 600 plus, mahal na yun. No? Doon sa may Ortigas, sa isang restaurant, pinapakain niya ako. Imagine mo pay-in 16, direct pay-in. Then pag mag-message ako sa kanya, upline, punta ako office. Alam na niya may pay-in ako. Minsan ang pay-in ko 6. Siyam, no? Mahina na ang 3 na pay-ins ko pag pupunta ako office. So kaya, kaya talaga na nasa sipag natin. Kasi kung kamag-anak ang pag-usapan, ilan kamag-anak natin? Pwede mo imbitahin yun, kinausap mo na ba? Kung tanungin mo sarili mo, ilan sa mga kamag-anak mo ang kinausap mo? Kung wala kang kinausap na kamag-anak, ibig sabihin wala kang tiwala sa negosyo, huwag ka nang magnegosyo. Kasi kung naniwala ka, unang taong sharean mo sa business, kamag-anak mo. Kung hindi mo in-invite ang kamag-anak mo, wala mangyari sa'yo. Sa ganda ng negosyo, unahin mo ibang tao. Pagkatapos, mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, mga kasama sa trabaho, ang 20 direct, kayang-kaya. At imaginein mo, yun ang base ng geometric growth mo. Pag magawa mo yan, makadirect ka 20, 30, the more pa kung 50, maski starter lang yan. Retired ka na pagkatapos. Maniwala ka sa akin.
daming mga tao magbabad, ayaw mag-resign, no? Kasi sayang ang separation fee. O sayang yung makukuha na sa company. I'm not saying mag-resign kayo. Pero ang punto ko, magbabad ka ng ilang taon para malimited yung income potential mo dahil sa business at trabaho, hindi ka na makakagawa ng ibang bagay. Pero dito, pwede ka mag-retire in 2 months, in 3 months. Sipagan mo lang lahat ng kaya mong ipasok, ipasok mo na in 2 months time. Ipa-project mo in 2 months time. That's the secret of network marketing. Si Gary Norman, wife yan ng kaklase ko. Nung umuwi ako galing Canada, pumunta ako noon. Nung nabalitaan niyang pauwi ako, nag-meet kami sa bandang San Juan. Nilatag sa akin yung business. Then tinanong ko, ano sekreto mo? Sabi niya, ang sekreto sa network marketing, isa lang. Regarding sa pag-build ng network at kumita ka. No, sabi niya, isa lang. Gawin mo ang negosyo ng Kayod Kalabaw for 2 months. Kung tayo hindi pa natin nagawa yan, restart tayo. Baga bukas, day 1. 2 months Kayod Kalabaw. Sabi niya, ang ibig sabihin ng Kayod Kalabaw, talagang yan lang ang pupukusan mo araw-araw sa isipan mo. Rekrutin mo lahat, walang sasantuhin. Lahat ng pwede mong rekrutin mo, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho. Gapangin mo lahat yan 2 months. Pag nagawa mo yan, sabi niya, akong magpipay out sa'yo ng, sabihin niya, maski 50,000 a month kung hindi ka kumita after mo gawin yan. Imposible na hindi ay kita. Sabi niya, 50 a month? No, magkano lang yan? 12,500 a week? Money yan. Sa ganung klaseng hataw. And it's really effective. It is true. It is really true. Kaya dapat ang network marketing, ang goal mo is retirement after 2 months. Maski extend mo siya ng 3 months. Retired ka na dapat after 2 months. Pero it's not the time that matters. It is the effort. Yung time ay parang urgency lang yon. Nagagawin mo yung effort mo, yung momentum tuloy-tuloy for 2 months. Kung gagawin mo yan, imposible na hindi ka na retired. Retired ka na in the sense na sino pa rekrutin mo? Diba? Lahat ng pwede mong kausapin, kinausap mo na. So wala ka na talaga. Ang sayo na lang, encourage mo mga leaders mo na i-duplicate ka. Kasi isa sa sekreto sa network marketing, duplication. Kopya-kopya ba? Sa school, bawal mangopya. Sa networking, napakaganda mangopya. Na dapat kukopyahin ka ng downlines mo. Na kung ikaw ay masipag, dapat masipag din sila. Kung ikaw ay nagbibenta ng products, dapat nagbibenta din sila. Kung ikaw ay nagdederek ng sampo, dapat nagdederek din sila ng sampo. Kaya pwede kayo mag-create ng team. Okay? Mirror team. For example, Sir Fidel. Sabihin ni Sir Fidel, ang lahat ng direct ko, 15. Kung sino sa downlines ko, naka-direct ng 15, kasama sa mirror club ko, Fidel's Mirror Club. Ako, nag-BOP ako, sabihin ni Sir Fidel. Nag-BOP kami ni Ted sa grupo namin. On our own, as outside sa centralized BOP, 3 times a week. Dapat yung mga leaders din, kung gusto mong tawaging leader, kung anong ginawa ni Upline, 3 times a week nag-BOP, mag-BOP ka rin sa grupo mo 3 times a week. Kung si Upline ay nagdedirect ng 20, dapat ikaw din magdedirect ng 20. Kung pwede, mas magaling ka pa kay Upline. Yan ang sekreto. Pag magawa mo yan, ayaw mo yung retired ka na in 3 months. Di ba? Bibili ka lang ng product. Hindi mo naisipin yung PB. Kasi kailangan ni Mrs. ng placenta, entry factor. Oh, ito. Oh, sa kailangan mo rin. Oh, yan ang kape nyo every morning at paggabi. Ito ng sabon nyo. Hindi mo naisipin yung PB. Bili ka lang kasi kailangan. Ubus na, oh, bili. Ganon, napakaganda. Yan ang buhay. Why are we good at limiting ourselves, no? Ba't magaling tayo sa paglimit na ito lang ulam ko? Okay, pritong manok. Pwede naman siguro, pritong manok. Meron kang dessert na fruit salad, no? At meron kang soup, no, sabaw. At may isa pang kasama sa main dish. 'Di ba mas masaya 'yon kaysa isa lang ulam mo?
Then paminsan-minsan kain kayo sa labas sa family mo. O sige, Saturday ngayon. Bakante tayo lahat, kain tayo sa restaurant. Oh, isang hindi pa tayo nakapag-travel, punta tayo sa Palawan. 'Di ba? At kaya 'yon. Bakit kung kumikita ka every month? Sabihin lang natin 200,000 a month. Common 'yan, no? Common 'yan. Average na income lang 'yan sa mga humahataw sa network marketing. Kung may 200,000 a month ka, makapag-travel na kayo, no? Twice a year sa family mo. Makapag-kain na kayo sa restaurant. May sasakyan ka ng mas maganda. At medyo mapaganda mo rin yung bahay mo. Why can't we do that for the sake of our family? No? Kung ito'y, this won't really take us so long kung tutuusin. Kayod kalabaw, 2 months. Yan yung sabi. Kayod kalabaw, 2 months. Imposible na hindi ka mag-retire. So, pag is-guess ka na lang sa BOP ng leaders mo. Pag lumaylo ka na sa BOP, dahil ang leader mo ay nagkanya-kanya na ng BOP. Ba't sila nagkanya-kanya? Dahil tinuruan mo sila maging independent. Na kung gusto mong lumaki, dapat gayahin mo lang ako. Ano nakikita mo sa akin? Minsan hindi lang masagot. Ano ba nakikita ko? Masipag ka-apply. Hindi. Yung konkretong bagay na nakikita mo sa akin. Kung hindi lang masagot yan, sabihin mo, nag-BOP ako sa grupo ko 3 times a week. Di ba? Nag-attend ka sa BOP ko. Mag-BOP ka sa grupo mo 3 times a week. Then, encourage your downlines also to do his or her own. Then, ang pinasok ko dito sa Fulgent, naka 18 na ako, sabihin mo. O ikaw, nakailan ka? 2. Isa. Kasi minsan nakakatawa. Sabihin ng ibang mga kaibigan nyo, networking, ayoko na. Pumasok ko sa ito, hindi naman ako kumikita. Di ba? Nakarinig na ko ng ganon. Networking, ayoko na. Pumasok ko sa ganon, hindi naman ako kumikita. Minsan sisihin pa si upline. Simple lang ang sagot niyan. Hindi ako kumita. Oh, ba't hindi? Ilan ang direct mo? Ang sagot niya, either wala or isa. Yun ang sagot niya. Hindi ka kumita. Ilan ang direct mo? Ilan ang pinasok mo? Wala, upline. O isa lang upline. Mag-expect ka ng income, wala ka pinasok. O isa lang pinasok mo. May karapatan ka lang magreklamo na hindi ka kumita. O ang pinasok mo, 15, 20. Maski 10. That's impossible. Then guide them. Yung mga pinasok nyo, lagi mo i-follow up. Ang dami kaming narinig na reklamo, no? Na pagkatapos pumasok, si upline, wala na. Kasi in-expect niya upline, napasok na, akin ka na, bahala ka na. Kung tatrabaho ka, kikita ako sa'yo. Huwag ganon. Kung ikaw mismo nagpasok, lalo na kung ikaw mismo nagpasok, i-motivate mo. Gusto mong kumita, hindi mo, pang-motivate lang, hindi mo kaya. I-motivate mo, bro. Usap tayo. Ito na nangyari sa akin sa Fulgent. Kumikita na ako weekly. Hindi pa man gano'ng malaki. Pero kahit paano, nakatulong sa pamilya ko. Pwede mangyari sa ito, bro. In fact, ginagawa ko lang to online. Mostly online. Bro, si ganito, alam mo ba, si Mark, umahataw sa online selling. Kumikita na si Mark. Pwede ka mag-online selling, bro. Wala kang kapital sa product. Sipag lang. Share mo lang yung link mo sa Facebook. Attend ka, may training ngayong Thursday. Attend ka ng online selling training. Then bro, masterin mo tong PayPlan. Gusto mo magpiprint nito? Tutulungan kita, magpaprint ako para sa'yo. Kasi minsan issue nila laptop. No? Walang laptop yung iba sa probinsya. E di kung upline kang supportive, minsan patsagaan mo. Ginagawa ko yan. Halos lahat ng companies pinasukan ko. Nagpiprint ako ng sarili na materials ko for presentation. Nagpiprint ako. Pinapaprint ko. Then, pinaano ko. Kung hindi man parang bookbind, ilagay dun sa yung plastic na isisingit mo lang. Then, pinapadala ko, pinapa-LBC ko. Na may magamit ka na. So, without laptop, ipakita na lang niya. Ito yon. Company, products, pay plan. No?
Tapos ito yung mga testimonials. If you provide, nag-capital ka lang, magkano, 200 pesos, o may shipment pa, umabot na almost 400. So what? Mga anak yun. Yung material na yun, ilang tao makausap niya at maging productive siya kasi may maipapakita siya. Ginagawa ko talaga yan. Kasi I have to secure na ang mga tao ko, lalo na kung ako nagpasok, siya ay makagalaw. May magamit siya kung gusto niyang humataw. Kasi may mga taong gusto niyang humataw kaso lang hindi makatake ng step. Kaya minsan unahan mo yung step niya, salubungin mo siya. Ito bro, ganito. Eh kung gusto mo ang mga downlines mo, mag-attend ng BOP, ay di i-remind mo sa umaga. Gusto mo mag-attend ng BOP, tapos hindi mo naman ni-remind. Kasi yung mga yan, hindi pa ganun ang utak nila, hindi pa sila ganun ka fully focus. No? Siguro si Arman, focus na si Arman. Araw-araw, wala na si ibang ginagawa, fulgent lang. Pero yung downline mo, hindi pa ganun. Kaya minsan, ikaw ang sa salubong. May BOP tayo mamaya. May training tayo, online selling mamaya. No? I-share mo yung link. Yung mga prospects mo, patinin mo. I-follow up mo isa-isa. Kausapin mo. Musta bro? May BOP tayo mamaya bro. Attend ka. Invite ka, maski dalawa, tatlo. Ha? O sige bro, sige bro. O yung link. Nasa'yo pa ba yung link? Baka natabunan na, hindi na makita. Kaya hindi makagalaw. Pagtingin niya, ay wala na, hindi ko na makita. Bahala na yan. Busy. May ibang iniisip. I-resend mo yung link. Kasi factor yan. Pag hindi na makita yung tao yung link, saan ba yung link? Kasi sinabihan mo lang, the same link. Oo nga, the same link. Pero ang lalim na ng message, hindi na makita. Pagkatapos, saka na, mamaya na. So hindi niya na-share. Share mo ulit. Yan yung link bro. Share mo yan ha. Kita tayo mamaya. Kasi pag ang tao paulit-ulit mag-attend ng BOP, buhay na buhay yung negosyo sa isip at puso niya. Pag hindi yan mag-attend ng BOP at hindi kumikilos, eh talagang wala din yan. No? Manalamig din yan. Eh dapat andun yung pagpapaluap. Kasi pag humataw na yan, pag darating ka na dun sa tinatawag na stable network base. Ang stable network base, ito yung ang assumption is 1% activity ratio per day. Ano ibig sabihin yan? Sa buong downlines mo, 1% lang ang active. Active na nagre-recruit at active bumili ng product or active nagbebenta ng product. 1% lang. Enough na ba yan to sustain your income? Kung ang goal mo, for example, initial goal mo, 200,000 a month. So ilan bang new members ang kailangan at ilang sales sa unit level ang kailangan para ma-hit mong 200,000 a month? 1% activity ratio. Ibig sabihin, kung meron kang 1,000 members, okay, ang 10% is 100. Okay? 10% is 100. Then, ang 1% is 10. So, kung meron kang 10, na nakapag-recruit araw-araw out of the 1,000 members, yung 10 na yan, calculate it based on your placement, kung enough na yan para ma-maintain mo ang income na ganito. Pagtingin mo, kaya na, andun ka na sa stable. Stable na network base. Pag hindi pa, okay, 1% ha ang calculation. 1%. So baka ang kailangan mo, okay, kasi pag sabihin mo ang downlines mo na active na yung buhay na downlines ba, kasi yung iba kasi na-accommodate niyo lang eh na hindi naman alam yung negosyo. Kung sabihin mo sa grupo mo mayroong 400 na ito buhay to, buhay na tao to, totoong tao, 400. What is 1% of 400? 4. Okay? So yung 4 na yan, enough na ba yan na pwede kang kumita monthly ng at least 60,000. Yun ang initial goal mo. Pag hindi pa yan enough yung 4, siguro yung 400 na base mo, gawin mo siyang 600. Baka yung 6 sa 1% per day ay sapat na for that income target. Okay? Then masabi mo, okay, ito yung stable network base ko, 600.
at maitiyak mo na palaki ng palaki yan. Kasi yung mga pinasok, mag-invite na naman yan. So mag-geometric growth yan. So hanggat hindi mo pa na-attain yung stable na network base mo, dapat ikaw ang nangunguna. Hindi ka pwedeng patulog-tulog. Kasi very rewarding ang network marketing. Sayang eh. Very rewarding. Imaginin mo, once na-hit mo yung stable network base mo, tapos na ang lahat. Maigarantee mo na yung income na tinatarget mo with that 1% activity ratio. Ang tingin kong stable na network base is meron kang 1,000 sa left na active at meron kang at least 1,500 sa isang side na active. So ang 1% activity ratio niyan is 10 and 15. 10 sa left, 15 sa right. 10 matches per day average. That would give you 18,000 sa network build-up income sa binary per day. Then ang uni-level niyan, kung 1,000 yon na buhay na tao at saka 1,500, maski i-assume mo, that's total of 2,500, i-assume mo 40%. So what is 40% of 2,500? Okay? Ang 10% is 250 times 4. So that's 1,000. So 1,000. Okay? Magkanong kikitain mo sa uni level sa 1,000 na nag-maintain ng 250? Hindi ka na bababa sa 25,000 yan a month. Income mo lang sa purchases ng mga members. In fact, mas more than that pa kasi hindi naman nag-stay sa 250 PB ang mga members talaga. Lumalampas yan at meron pang iba. Katulad ni Sir Mark kanina, na halos everyday, bumibenta. Yung iba dyan, hindi lang 250 PB. So, lagi mo tandaan yung 1% activity ratio sa buong grupo mo as the base or the basis for your stable na network base na doon ka safe. Ang ganda ng network marketing, yung reward niya is continuous. Yung pera, yung by the time, darating yung time na ang pera is just a number for you. Number lang. Mag-pay out ka, pasok sa GCash mo, pasok yung number. Kailangan ng anong expenses, bayaran mo through GCash. O punduhan mong bank account mo, transfer mo sa banko mo. Number. Money is just a number. If you experience earning money, no, good income, money is just a number. Pero anong feeling ng karamihan about money? Parang something hard, no? Parang mabigat, ang hirap. Pero when you start earning sa network marketing, money is just a number. Mapasok sa iyo yan weekly, gastos ka, sa phone mo lang, pasapasa mo lang. Kung may pupunduhan ka sa banko mo, transfer mo lang. It's just a number. Then, your family's life will change. That should be your motivation. No? Kaya mamaya, pagtulog nyo, silipin yung anak nyo. Silipin yung apo nyo. Silipin, titingnan mo lang. Gawin mong motivation yan. Imaginin mo na nag-enjoy kumakain yung anak mo, yung apo mo. Masarap yung ulam. Nag-enjoy siya sa mall. Pumunta kayong mall. Nagsa-shopping kayo. Pumunta kayo sa beach. Nagta-travel kayo. Let it be your motivation. Dapat may motivation. Ang network marketing is amazing. Walang negosyo na pwedeng tumapat sa network marketing. Meron akong negosyo. Meron akong pet grooming shop. May franchise yung pet grooming shop ko. Sa Mandaluyong, Wiggly Tails Pet Grooming, franchise yan. Sa Salawag, Wiggly Tails Pet Grooming, franchise ko yan. May branch ako sa Dasma, may branch ako sa Bacoor. Bawat branch ng pet grooming shop ko, ang capital ko nasa almost 250,000. Depende sa gagawin nung pwesto. Plus yung mga gamit, aircon, etc. Lahat iniisip mo yan, operations, yung tao, minsan absent yung tao, may sakit, paano mo ikot-ikot yung mga tao mo.
minsan isara mo isang branch kasi kailangan rescue sa kabila. Imamanage mo yon. Mga gamit, mga nasisirang mga ano doon, mga clipper, etc. Kailangan ng airdrops, ang aircon, kailangan linisin. Dami kasi kasuhin. OPEX, pasahod. Ang pasahod ko buwan-buwan nasa more than 80,000 no, sa mga staff ko, sa mga groomers ko, yung pasahod ko. Pero ang kinita ko doon, ang layo sa network marketing. Yung isang branch na maganda, kumikita na 70, 80. Yung mahina, nasa 30. Pero sa network marketing, pwede isang account lang, pwede mong kitain yung sa isang linggo, sa apat na araw, no? Yung 50,000, 80,000. Ang layo. Ang layo. At hindi mo kailangan ng 250,000 para mag-set up ng negosyo na kumita ka ng ganito. Ang layo talaga. Ang layo, ang layong layo. Walang sakit sa ulo. Mag-enjoy ka pa. You'll be meeting lots of people, lots of friends. No? Masaya trabahuin ang networking. Basta, again, balikan ko lang yung sinasabi ko dati. Dapat yung babahayan mong company, confident ka na matibay ito. Anong direction ng Fulgent ngayon? Pa-expand tayo internationally. Na-forward ko na yung nakapromo ngayon yung ating country stockist ng 3 million. More or less, $60,000. Country stockist, nakapromo siya. Pa-expand ang direction natin. At whether you like it or not, with the new products coming in, i-analyze nyo ang pay plan natin sa mga legit companies. Talagang laban na laban ang pay plan natin. In fact, mas malaki pa yung ating ways to earn. Huwag nyo itapat sa mga company na mag-fold after ilang buwan yung mga payout na kalahati. Hindi naman sustainable yun. Di ba? Ilan yung mga na-build ng unang mga O1 leaders dito? Andun sila dun sa company na ang laki ng payout kalahati. Pero saan na ngayon? Nagsara na. Pero sa mga legit companies, i-match nyo ang pay plan natin. Angat pa rin tayo ng konti. Yung pay-in versus pay-out, angat tayo pa rin ng konti. Pero hindi magpasubra, otherwise unstable tayo. Ang ganda ng products natin, ito yung klaseng produkto na talagang lilipad ang company. Kung pag-aralan nyo, ano yung background ng mga companies na tumagal at lumaki? Yung product talaga nagsasalita. At factor ang expansion natin sa power ng products natin. At continuous ang company sa product development. Then nakikita natin how committed a company is. Pwede naman kayo tipirin kung tutusin eh. Di ba? Pandemic, di ba? Ang taong lumalabas, hindi katulad dati na talagang ang office pupuntahan araw-araw. Limited pa rin ang umalis. Pero kumuha ang company ng malaking office. Sa location na ang rental ay times 3 kung compared sa Ortigas. Yung pwesto natin sa BGC, kung naghanap tayo sa Ortigas, the same size, nasa 100,000 lang yan something pag sa Ortigas. But BGC is very expensive. Pwede naman tinipid ng company. Ganda pa rin naman itsura sa Ortigas ang office natin. Pero pinili natin BGC. Mas mahal siya. Pero kumpara naman sa inyo, para you have something to be proud of, then why not? Then yung system natin. Lahat kayo, I think, most sa inyo dito, nakaranas na ng network marketing. Paano nyo kinuha ang payout nyo? Di ba punta kayo office every Friday? Na? Naranasan ko pa nga dati. Punta ako alas dos. Kuha ng payout. Sir, wala pa po. Wala pa yung cheque. Monday in-incash. Dapat by Friday morning, dapat ready na yan, di ba? Kasi manual naman nilang ginagawa. Pero alas dos na, wala pa yung cheque. Antay ka pa alas 3, minsan marilis almost 4 o'clock yung cheque. Nangyari ba sa atin yan? Sino ba pumipila dito para kunin ng cheque?
Di ba, very convenient. Pasok lang sa GCash mo, pasok sa PayMaya mo, or pasok direct sa bank account mo. Di ba? Very convenient. Dahil the company at the very start invested sa system. Naka-integrate tayo sa Dragon Pay. Kaya pwede kang magbayad ng product order mo through Dragon Pay. Bayaran mo ang Dragon Pay. Pwede mong bayaran sa GCash, pwede mong punta sa 7-Eleven, sa Emwiller, sa LBC, sa banko, no? Na connected sa Dragon Pay. Sila din ang nag-distribute ng payout natin. Online na. Pag request ng payout pack, nakalink na yan sa Dragon Pay. Pupunduhan ng Dragon Pay, transferan ng fund ang Dragon Pay by Thursday. Then Friday, ipaprocess ng Dragon Pay yan. Makikredit yan around 2 o'clock ng hapon. So hindi ka na pumipila. Ma-auto-credit yan sa account mo kung saan mo sa gustong ipapasok. Yung dropshipping natin, di ka nagagastos, di ba? Ng products para i-deliver mo. May order ako sa Davao. 3 placenta. Di ka muna, punta muna ako sa BGC. Bili ako ng products kasi may order ako sa Davao. Or kung hindi ka taga Manila, kung taga Cebu ka, order muna ako ng products. E paano kung ang delivery umabot ng 4 days, 5 days? Then pagkatanggap mo nun, ipapadala mo pa sa Davao. Di ang sobrang tagal. Ano mangyari sa customer mo? Ang tagal naman. Isa atin dito, diretso na. I-click na lang niya yung link mo. Yung link na yon sa bawat product may link ka na naka-assign uniquely sa'yo, hindi mo yon mababayaran ng 3,380. Hindi mo yun mababayaran ng 9,980. Pagawa ka nga ng website. Pagawa ka. Pagkatapos kausapin mo Dragon Pay, magkano babayaran mo sa Dragon Pay? Plus integration pa sa system, bayad ka pa ng IT. Kausapin mo ang Homes Express, magkano ibabayad mo sa Homes Express? Tapos ililink pa yun ang system nila. Alam mo ba, matik yun? Pagka-deliver ng Homes Express, yung rider magre-report yun na delivered na yung product. Pagka-report ng rider, yung hawak ng rider na i-report, nakalink na yun sa system natin. Baka hindi nyo alam. Ganon yung system natin. So meron ka ng website na meron kang payment portal at meron kang logistic partner na tagapag-ship ng products sales mo. Hindi mo yan mababayaran ng 9,980. I-emphasize mo yan sa BOP. Kung totoosin, yung products natin, bonus na lang yan. Kung totoosin. Kasi yung system pa lang, hindi sapat ang 9,980. Sa website pa lang nga, magpagawa ka. Kasi talagang totoo naman. Yes, naka-replicated website tayo na applicable na yan sa lahat. Pero subukan mong mapagawa ng website. Kasi uniquely sa'yo yan eh. Na bawat product may naka-assign na link na ikaw lang may ari, walang makaagaw dyan. Pag may mga pin yan, ikaw ang kikita. Pag ang link ko, kunin ni Arman yung link ko, isishare niya sa Facebook, good. Pag may bibili doon, akong kikita kasi akin yon. Na-connect yun sa account ko. Na pagbayaran yon, pack credit agad yung 1,500 ko sa isang bottle ng placenta. Pati yung PB sa Unilevel. Hindi mo mababayaran yung 9,980. Imaginin mo, may payment portal ka na, may logistic, may courier ano ka na, taga-deliver ng product mo. May opisina ka pa sa BGC na hindi ikaw nagpasahod, pero sila ang nag-asikaso sa lahat ng mga ano mo. May system tayo. And yan ay nandyan yan. Installed yan sa start. Yang Homes Express at saka yung Dragon Pay. Talagang you need to realize this para hindi ka mapapagod. Kasi ang pagod minsan, bunga ng doubt. Yung pagod. Pero pag nakita mo na
iba to, hatawin ko lang to, iba mangyari sa buhay ko nito after 1 year. Tuduhan ko ito, walang papahinga. At least 2 months. Dahil nakita mo yung ano, anong meron sa negosyo. Pero pag hindi mo nakikita, hindi mo na-appreciate kung anong meron ka, then wala lang, no? Kaya sayang, sayang. Kasi ang masipag, yun talagang pipick up. And I hope na hindi ito ang reality sa atin. Kasi minsan, it is sad, no? It is sad. Nakikita ko sa ibang company na long term, speaking of long term, ang nagta-top earner na sa third wave, yun yung nagta-top earner, yung lumalaki ng gusto, yung sila na yung pumapayagpag na kumikita ng ano sa company. Mas gusto ko yung ang top earner ay nasa first wave. Sa ngayon, nasa second wave tayo. Sa ngayon. Second wave, bagay yung mga unang pumasok pagkatapos yung mga pumasok, nagbibuild sila. Ang third wave, sa ibang companies, sa ang third wave, ang dun lumalabas yung mga nagtatap. No? Kasi by that, bakit ganon? Dahil by that time sa third wave, nakikita nila yung klaro sa kanila yung potential pagpasok pa lang nila. Kasi may nangyari na sa company. Buhay na. Kaya nung humataw sila, iba ang hataw compared sa mga nauuna. The same pa rin ang galaw sa mga nauuna. Pero mga bagong pasok, iba ang nakikita nila. Iba ang level of appreciation. Yung mga bagong pasok. Kaya no wonder sa most companies, ang mga nagtatap na sa third wave. Sa iPhone yun actually. Yung mga top earner, ang mga unang nasa wave, no? Wala nga yung mga nasa una eh. Sino nagtatap? Yung nasa pangatlong hampas ng alon. At yun na ngayon yung mga ano, nag-harvest. Masakit yun. Kasi lahat ng ito ay tinatanim ng mga nasa first wave. Dapat ang nasa first wave, sila ang kikita. Nang sila ang tiba-tiba. Pero hindi yan mangyari kung ang appreciation mo, ang nakikita mo is less. Hindi match sa reality. Dapat nakikita mo na iba to, iba ang Folger. Which is, iba talaga ang Folger. Sa character ng company, kung gaano ka solid sa nature ng products, sa system, sa pay plan, andyan na talaga sa atin lahat ng factors na pipick up tayo. Ang kailangan lang talaga is your third eye na nakikita niyo at na-appreciate yan because that would affect the way you move, kung paano ka gumalaw. Kung anong nakikita mo, kung anong level of appreciation mo, that dictates kung anong level of commitment at galaw ang ibibigay mo sa negosyo mo. Fulgent will fly high. And my hope is talagang dapat ang unang mag-harvest, ang nasa first wave, second wave, kayo ang kikita. Pangit yung ang kumikita ang nasa third wave. Kayo nagtanim, iba nag-harvest. Things are doing well. May mga promos tayong parating. Be patient. We are waiting for the promo permit. Pero pwede naman ilabas natin yun. Hindi lang natin i-declare muna yung promo. Labas natin yung package. Then, i-retroactive yung crediting ng raffle entry pag-approve na yung promo. So much for now. I think mahaba na po. May tanong dito. Kulang po, pwede po ba ang placenta or entry factor po sa 7 days old? May allergic rhinitis and asthmatic po. I think ang po pwede lang dyan, I would suggest sa tanong na ito kung pwede daw ba ang placenta or entry factor sa 7 years old. Hindi ako doktor, better ask your doctor. Okay? Better ask your doctor kasi bata ang pinag-usapan dito, 7 years old.
na may allergic rhinitis at saka asthmatic. But personally, sa tingin ko, pwede siya sa entry factor once a day or kalahati. Sa tingin ko lang. Pero consult your doctor. Lalo na kung bata ang pag-uusapan. Consult your doctor. May tanong dito, sana magkaroon na tayo ng credit card. Sir Kiko is working on it. Okay? Sir Kiko is working on it and we're hoping na sana soon may labas na yan. Iba ang requirement ng bangko, lalo na pag NLM. Kaya we have to be patient on that. Pero Sir Kiko is working on that and confident naman na magkaroon tayo niyan very soon. Paki-add na lang sa group ano tong ano. Sali ako sa training. Yes, Sir Armando. Same link po, same link. Yung link na pinindot nyo kanina, yun din po ang link natin sa Thursday. I think marami ang mag-attend sa Thursday. Kaya, pero nakalimit tayo sa 100 dito sa room na ito. Yung hindi makapasok, meron tayong FB Live. Doon sa page natin, andon, nakalive tayo ngayon. So, pwede silang papasok doon. So, no worry. No? Pero sa mga gustong dito mismo makapasok, then you know the secret already kung paano kayo makapasok. Buksan ko ito at 7 o'clock ng gabi. So pasok kayo 7 o'clock kasi baka 7:15 puno na doon kayo sa FB Live na. Sa Thursday po yon, online selling ang training natin. Okay, what else? Okay, wala na po. So yun lang po masasabi ko. Marami na naman nasabi ko. Pasensya na po. Medyo nahanginan lang siguro. Okay. Sir, kailan po yung training? Ano? Kailan? Sa Thursday may mag-share sa atin about sa online selling. Kasi siya ay actual na next week. Yeah, next week. At actual na siyang bumibenta ng products natin. Halos everyday na nakabenta siya. At isi-share niya kung paano niya ginagawa. Yung basic steps. Okay po. Thank you po. Okay, Thursday. Pero dito sa room na ito, sa Zoom, limited to 100 persons lang ito. Yung hindi makakapasok, pwede na sa FB Live. Ang pagkaiba lang sa FB Live at dito, walang interaction sa FB Live. Dito may interaction. Pero the same ang maririnig, the same ang makikita. Okay? So kayo mga nandito, 25 kayo. So i-open ko 7 o'clock ng gabi ang Thursday para sigurado kayo makapasok. Okay. Maraming salamat po, Sir Arman, for the sharing. For being our speaker tonight. At salamat din sa kay Sir Mark. See you on Thursday for our online selling na training. At yun lang po masasabi ko. Dami na ako nasasabi. Focus lang. Restart tayo bukas. Yung 2 months commitment nyo, kayo, yung sinabi ni Gary na kahit kalabaw, yung sikreto. Retired ka pagkatapos. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Thank you po. Good night, everyone. Good night. Thank you po. Good night.